Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanan Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas sa Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials Choice. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian. Pasusani na pwede-pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levy at Pastor Norman. Three brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lang pwede. Isa man na atawa niyang napaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Thank you.
pag-isipan. Inyong mata'y nagbubulag-bulagan. Mga pandinig na nakapinig, tinig ng Diyos sa inyong hingin. Maging Kristyanong banal, hindi karnal, pero utos ng Diyos na may pangako. Kristyanong banal, hindi karnal, pero utos ng Diyos na may pangako. Kristyanong banal, hindi karnal, pero utos ng Diyos na may pangako. Kristyanong banal, hindi karnal. 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 Thank you so much, Pastor Francis Ryan Coronel na My Hiding Place TV. Yan po ang Kristyanong Banal at Hindi Hangal. At magandang morning, Metro Manila, buong Pilipinas. Hello, iRadio muli po naghihing papawid mula po dito sa Bellflower, California, USA. Araw po ng Wednesday, February 21 at nagsisimula na namang umulan at lalamig na naman hanggang Sunday dito sa Bellflower. Hindi lang Bellflower, pati Los Angeles po yan. At meron po kaming low pressure na nakapasok dito sa aming lugar. Ayan. At syempre, itong araw nito makakasama natin, again, Pastor Norman Kuanang para sa Salita ng Buhay. Ayan. Mamaya tabayanan po natin yan, 12 o'clock. Ah, syempre. Courage, bumati ka na dahil merong excited na nanonood dyan na naglalakad na papalabas na ng airport. Oo. Syempre. Teka. Yan. Maingay yung aking telepono. I know, nanonood siya ngayon. Magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan. Ang inyo pong mamshi ay nag-work sa bahay. And then at 4 o'clock, ay alas 2, nag-clock out na and then larga na ako, nagpa-check up. Ayan. Yung aking labada. Hindi, yung lab check up. Ayan. Kaya... Aba, ang bilis. Ang bilis, nakasakay na pala ng jeep. Hawakan mo maigyan, baka ma-snatch yan, ha? Ayan. Okay, ingat lang, rejoice. Anyway, maganda umaga muli at sana ay nag-prepare na ka ngayon for lunch. Yes. O kaya nagbabrunch ano tayo. Ano kaya ulam nila ngayon? Oo, hindi ko gusto yung kinain natin. Ayoko. Pero thank you, Lord. Thank you pala. Kasi mayroon tayong natsibog ngayon. I know. Parang hindi ko maintindihan. Alam mo, kasi kinakailangan natin mag-import ng ano, ng magluluto. Ah, ganun? Oo. Sino kayong magaling magluto? Papuntahin natin dito. Yan. Oo. So, ano, no? Ang sarap ng... yun ang pinapangarap. May nagluto dyan yung ano, yung... Alam mo yung... tutong, naging tutong? yung kaya kunin mo, no? Pwede rin yun. Masipag yun. Oo. Yan ang paglutuin mo. Laging sunog ang sinain mo, sigurado. Siyempre, nakatutok naman sa air radio. Flattered ka naman doon. O, diba? Sir, pasensya na po, sir. Nasunog yung luto kasi nanonood ako ng palabas ninyo. Aba, yung galing ng katuwiran, ano? May katokwiran din talaga siya. Sabi niya, sabi sa'yo, abot ka may kulo airplane eh. Pag dumaan sa bubong namin, isang tumbling lang airport na. Galing talaga. Bilib ako rito.
Happy na naman siya. Siyempre. Ay, that's, alam mo naman tayo pag nangako tayo. Eh, walang ayan, problema. Ayan. Okay. Basta kayang-kaya. Okidokidokido. Alright. Ayan. So, ano, may sasabihin ako na wala na eh. Ano? Yung ulam. Oh. Nakalimutan ko na. Ayun, ang pinapangarap ko yung minsan pagising ko ng umaga, may nakahanda ng almusal, nakahanda na yung baon. Tapos papasok sa trabaho, askat sarili ko lang asikasuhin ko, tapos may mag-aayos ng kama, mga ganon. Nadadanasan ko yung pag umuwi ako sa Pilipinas. Pagising ko may almusal, ay sarap ng buhay, kakain na lang. Si Kaambog, masarap daw magluto. Ay, alam ko sigurado masarap ka magluto. Ay, sigurado yan. Pero hindi kita kukunin kusinero sa bahay, kukunin kita. May magtitinda tayo o maglalagay tayo ng ano lang. Ako mas siya daw. Ako, Ma'am Shi, pangarap ko maging kamote. Ay, maganda yan. Tiyong, magiging kamote ka. Anong klaseng kamote? Ay, nako. Iba-ibang klase kamote. May purple yam, may Japanese yam, yung white. Mm. Tatlong klaseng kamote yun, di ba? May puti. Yun nga, yung puti. Hindi yung white. Uh-huh. Yung blue. Yung walang blue. May blue. Purple yam, yung purple. Oh, yun. Ayun. Oh. Oh, yun yung nilaga may blue, ko. May blue. Nilaga ko ngayon sa Japanese yam. May mayroon kulay natin. Blue na yam. Sabi ni Diyos, ako po kahit alilain nyo. Tapos yung hampa-hampasin. Sige, magtrabaho ka. Sige. Pero alam mo si Kaambo, pag yan ang ginawa mong kusinero, oh, hindi, wow. Hindi pwedeng pambahay na kusinero. Pang restaurant yan. Pampaputok batok. Oh, dito kung galit ka rito sa Amerika, ayun, yayaman ang mga doktor dito dahil sa kanya. Lulutuan niya ng mga ano. Yung mga killing me softly. Mapapalapit sila kay Lord pagka siya nagluto. Sipin mo. Nalulutuin niya. Crispy pata. Sisig. Ano pa ba? Chicharong bulaklak. Ay, name it. May balot pang kasama. Sabi mukbang. Patay. Sabi niya, Eka, good luck po. Baka kayo sigawan ni Ate Rijos pag inalila na yan. Patay. Patay. Wala na. Tanggalin ko na yung pangarap kong yun. Tama na. Siguro mangyayari lang yun pag yung hindi na ako nakakatayo. Sabi niya sa akin, Papsi, nagugutom na ako, magluto ka. Aba, ang galing. Ang galing. Sabi, imagine, kumain ka lang, pag dilat mo, nasarap mo na si San Pedro. Ang galing ano, di ba? Saan ka pa? Papakain ni Brother Sammy. Ibig sabihin niya, glorious foods ang kanyang niluluto. Hoy, Eka Velasco! Eka A. Velasco Bupay. Ibig sabihin nga niyan, glorious foods ang niluluto ni Kaambo. Kasi lahat ng kakainin mo, magiging makikita mo kaagad si Lord. Oh, di ba? Imagine, yun ang tinatawag totoong face-to-face. Okay, wag yung lokohin ang ating... Hindi, katuwa lang. Okay. Ano naman tayo ba? Si Lala, gusto kong taga-Silbi si Eka. Si Eka taga-Silbi. Mauna ka pang gigising kaysa dyan. na minamalat na yung manok sa kakatilaw, tulog pa rin. Okay. Tinapat mo na nga sa kanya. Pinapanong sa kanya, wala pa rin. Sabi nung manok sa... Ganoon na sa kanya, ayaw pa rin magising. Ay, naka. Alright. Gising. Good morning. Aroy. Balik saya na naman tayo. Tuesday, siyempre. Ay, naka. Pagkaganito ulam mo parate. Bukas balik ako sa salad. Mabibless ka. Saka yung ano, yung apple, pampababa lang. Ay, naka-uwi na si Rijon. Aba, ang bilis naman. Saan pa nakatira yan? Sa may dulo ng airport. Duda ako rito. Di, palagay ko, sa likod lang ng airport nakatira ito yung mga landingan ng aeroplano. Oh, doon siya. Nagpatayo siya ng bahay. Meron silang barong-barong doon. Oh. Doon sa... Kung saan mismo bumababa yung unang baba ng aeroplano. Toing, hindi kayo yumayanig ang bahay na ito kapag lumalang ng aeroplano. Alam mo na nasa China ako nun, sa Beijing. Ah, saan ba yun?
Oh, Beijing. Yung hotel na binigay nila sa akin, doon mismo sa landingan ng eroplano, yung hotel doon sa kusang lalapag. Ay nako, kada bumababa ang eroplano, nagigising ako sa ingay. Yeah. Kaya next time talaga, ala na. Wala na. Bakit? Pupunta ka pa sa China? Yeah. Sa Chinatown. Dito sa Chinatown. Sa naman, oh. Dito sa Chinatown sa LA. Yan. Di ba papagupit siya? Magpapagupit ako. Pero not this Saturday. Punong-puno tayo ng ano ngayon eh. Ng appointment sa Saturday. Dami na natin, tatlo na yun. Okay. Magandang maga po sa inyo muli. Ito po ang new lingkod, si Mamshi Sweetie. Ayan, baka naman meron mong gusto magpadalig ka ng mga love story dahil Pebrero pa rin, love month. Ayan. Okay, hello kay Eka Andes Velasco. Ayan. Gusto ni Mama Lala mo, ikaw magsisilbi sa kanya. Hello. Ay! Shish! Look! Binabaril ko na nga, hindi pa matamaan. Hello din kay Alana Velasco. Hello pa. Good. Ano ba yan? Dinigiri ako. Good morning. Sister Michelle Medina. Magandang umaga. Sister Rachel Joy Bonete. Nabaril lang ako. Yeah. Glenda May. Siyempre si Nanay Dolor. Dito na po ako kanina pa. Opo Nanay. Pang-anim ka nga eh. Hello Nanay Dolor. Siyempre. Rejoice Orphelia. Ayan. May bago siyang baby. Rylan Baron. Kita Balat. Ayan. Lina Flor Salas. Ingat-ingat sa biyahe-biyahe. Lynn Salas. Si Pastor Norman. Norman Kwanan. Huwag kayo alas. Ang tabayan niya si Pastor Kwanan. Okay, si Nor Baldovino, silip-silip lang. Laging lumilipad, parang aswang kung saan-saan dumadap. Yo! Saan dumadap? Maricho Gamos! Hello, maganda umaga po. Aray, sumakas ko sa kamay ko. Sumakas talaga. Jenny Salatas. Maganda morning. Hello, Jenny. Okay, Lala Carmina. Brother Sammy Santos. Maganda umaga po. Dulce Solis. Dulce Amor. Dulce. The sweetest 99 radio. Si Jang Valenzuela. Nakita ko. Tinuturuan niya mag-drum si Yael. Wow, ang galing ha. Okay. Galing yun. Okay, si Sir Nel Dari Castro Valdez. Happy birthday uli. Grabe, ha? Pantaon na ako bumabati ng happy birthday. Talaga. Ang hirap talaga magpahanda. Okay. Oh. Hello, Kepastora Mary Grace po. Good morning po. Ah, kapitana. Hindi, si Pastora Mary Grace. Ayan, hello rin si Emma G. Sawyer. Ayan, Jolette Rodelas. Siyempre, si Mami Irene. Irene Manalo Gabriel. Mami Irene. Good ayan, morning. Teka. Andito na ba si Sita Salad? At ayan, dito ka siya. Ay, hindi, nandiyan pala. Okay. Ayan, nadodoble yung iba. It's okay. Alright. Thank you, Lala. Thanks for the ride last night. Oh, shit. Okay. May kotse na siya. Kinakabahan ako kay Regis. Susunod na hiritin na ito. Kotse naman siguro. Okay, Sister Evelyn Macareg. Hello, sister. Alam mo na din, meron ba tayo dyan? Meron ba tayo dyan? Okay. Alright. Sino pa? Wow. Okay, maganda yan. Maganda yan. Okay. Aeroplano next. Aeroplano daw. Ha? Aeroplano daw ang next. Ba? Grabe. Talagang ano na. Upgraded na siya. Upgraded na. Oo. Napunta na siya dito. Mm-hmm. Talagang gusto niya makarating dito. Why not? Ililipat ko na lang yung bahay natin sa kabilang kanto.
Hello, si Ate Berna Delphine. Hello, Kaka. Hello, Ate Berna. Good morning. Yes. All right. Ay, malamig na naman, mama. Masarap ka naman matulog. Okay. On a plane. Ah, si Juliet. On a plane. Okay. Hello, Ate Berna. Good morning sa iyo. Long time no see. Ayan. Ayun, yung inyo pong, yung mga nanalo ng Friday, yung mga napili, antay-antay nyo lang. Darating na si Santa Claus. Ay? Ayan. Ah, ano yun? Bahan, hindi ko alam yan. Pinalaro, hindi pinalaro. Yung mga pinili nila, Pastor, no? Friday, di ba? No. Ayan. Nandiyan na, nandiyan na. Hello kay Antoinette Palada. Magandang umaga po sa inyo dyan. Okay. Sino pa? Yan, si Rochelle Joy Bonete. Oh, si Glenda may not feeling well. Siya na kinig lang siya. Naku. Okay, magpahinga pa lang dyan. Hindi siya healthy. Dyan lang, ulanan daw siya nung ano, oh. Sunday. Ayan. Ayan, inom ng maraming okay, vitamin okay. C. Yung si, yes. Yung calamansi. At saka maraming tubig. Yeah, hello, Antoinette Calada. Okay, nanyan din si Lorna Alejandro. Ay. Okay. Kaya mo na, ulitin mo. Lorna Alejandro. Okay, okay. Yan, isa ayan. Pa, para mas sweet. Ayan. Ayan, ayos. Super. Okay. Belated happy birthday ulit kay RJ. Ayan, masayang-masaya siya kahapon. Yan. Saan ba ginanap yung kanyang birthday? Eh, doon kina, ano, kina Lorna. Oo, oh, doon sa, ma, ano, sa Malacanang. Yes. Sa Das Marinas. Oh. Das Marinas. Sa Dasma. Dasma. Oo. Oh, oh. Diba? Ayan, kapag magsarap doon. Malamig hanggang third floor sila doon. Oo. Oo, diba? Pag ganyan ang bahay mo, diba? Kitang-kita mo yung overlooking. Overlooking, hindi kita katika. Yan. Ayan, mataas yung bahay niya. Oo, oh, diba? Nasa ano siya, may elevation doon. Ayan. Aba? Ah. Bang-bang daw. Sino? Si Bunso. Barilin daw. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Kumusta daw, Papsi? Kumusta ka? Sabi ni Antoinette Palada. Hello, Antoinette. Okay. Hello rin kay Grace Narvato Almario. Grace! Mm-hmm. Si Gracia. Gracia. Okay, buti. Ah. Mamaya, mayroong siguradong busy-busy dyan yung isa dyan. Hindi pa yan. Well, gustahan tayo. Ano pa niya yan? Excited. Ay, mamaya yan. Laura Pili Noveloso, good morning sa'yo din dyan, Demi Noveloso. Kumusta ka? Demi Noveloso. Wala na? Busy daw siya pumindot ngayon. Sino? Ha? Ha? Oo. Busy pa siya pumindot. Ayan po. Understood siya. Oo. Mamaya yan. Pag na-set up niya na yung kanyang ano. Ay, naku. Ang kati ng daliri niya. Sabi ko sa'yo. Butaan tayo. Lalagyan niya ng cover yan. Lalagyan niya ng protection yun para hindi mabasag. Oo. Marami nabibili. May nabibili mga... Ay, sabi ko gagamitin ko yung iPad ko. Ala, set up ko na yun. Ang dami mo na kayo dyan. Sa dalawa, tatlo. Hindi ko nagagamitin ito kasi ano, magpapalit ako ng telepono. So, magbugo itong dalawang telepono. Mm. Hello, Antoinette. Okay naman ako. Kumusta ka rin, Antoinette? Kumusta? Thank you sa pagdalaw dito. Always sa iRadio. Ayan ha. Brand new yan ha. Brand new. Ang dalgal mo daw. Parang coaching bagong bukas yan.
i-start niya. Andal-dal mo daw. Sino sabi? Sino sabi mo dal-dal ako? Yung anak mo sa ano? Anak mo sa... sa ibang babae. Gabi ka. O, pahagis dito, Mamshi. Sabi ni Eka, sure. O, eto na, sa Lenoir. Ang dal-dal mo kasi. O, ikaw madal-dal. Paano mahagis yan? Dal-dal mo talaga. Okay, okay. Ayan. Tandaan, uuwi si Pastor Zani. Ayan, alam na this. Abang-abang na lang dyan. Huwag kasi kayo madal-dal. Ito kasi ang dal-dal mo eh. Pinasama ko sa'yo eh. Okay. Ang dal-dal kasi yung pusa. Yung pusa maingay eh. Okay-dokay. Si Nanay Dolor. Ah, ang birthday ni Nanay Dolor ay February. Basta February. Kalimutan ko eh. Dami ko nakalimutan. Mama ko nga eh, kamusta ko makalimutan. Laura P. Pilino Veloso. Laura Pilino Veloso, si Anian Demi. Ah. Yung beautiful girl. Oy. Uh-huh. Ayun. Mabait ba yan? Oh, mabait yan. Oo. Oh, magandang kumanta yan. Oo nga eh. Sige na, naghahanap ako ng ano eh. Mga gagawin kong talent. Yung tatanggalin ko na yung apat na masyadong ano. Kaya ka na naman. Oo. Kaya may nagko-comment, may mga nagko-comment dyan. Ayan. Pasukin na lang. Okay. Alright. Lalo yung pinakamaliit, yung pinakapayat. Ako, super kulit nun. Ayaw kong lubayan. Ang tawag doon, positive lang. Tatanong ba naman sa akin pag pinaghalo yung perla? Huwag mo lagyan ng tubig para hindi bumula. Oh, talaga naman, oo. Hindi, sabi niya, Mamshi, naghalo ko ba yung Tide at saka Ariel? Bubula ba? Hindi. Sabi ko naman, hindi ko pa kasi nagagamit ang Ariel eh. Pero pareho naman sabon niya. Try mo. Tapos sabi niya, ay, ayaw bumula, Mamshi. Kasi hindi ko pa nilalagyan ng tubig. You see? You see? Tina mo? Ha? Yung mga banat? Ang luna naman ang sense of humor mo. Ha? Anan, asan na yung sense of humor? Wala. Nahulog kayo sa lupa. Yeah, buti alam mo. Hindi ka marunong eh. Ha? Wala kang sense of humor. Ano kong sense? Bigyan mo. Nega. Marami ako noon, 10. Naglagay ako dyan sa kalikod ng bahay. Nega-nega kasi. Ayan, hello po. Ano pa nga? Tanggal. Ayan, yan. Lydia Marshall. Hello po. Good morning po sa Lydia. Okay. Ang hirap mo pasayahin, Papsi. Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin. Wala akong mic. Tinanggal niya. Sinadya niya talaga. Oh, obvious na obvious ka eh. Tandali lang po. Bubugbog lang ako. Nanggigigil na ako. Mabugbog ko na. Okay na ako. Ayan. Ay, naku, halatang halata ka eh. Makukunan ako. Ang oras po natin, 31 minuto. Makalibas ang 7 ng gabi, kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Positive lang. No negative. I don't entertain negative. Ayan. Sure. Ay, sabi ko sa amin. Hello, hello kay Marites Ignacio Gabayno. Ayan. I don't know. Baya. Basta ibig sinasabi. Nino. Kaambo. Si Lolo Isko, nakapanood ng session sa Senado. Bakit daw ang pangalan, ang tawag sa maraming senador ay si Mr. Celia, Mr. Chair? Bakit daw walang Mrs. Table?
Oo nga naman. Bakit nga? Alamin natin yan, Brother Sammy. Magandang tanong yan. Si Kaambo, bumanat na naman. Oh, yeah. Re-resback yan. Ang baga, simpleng ano lang yan. Uh-huh. Ang baga, simpleng atake lang. Pero tinanong, swak. Swak. Mm-hmm. Hindi katulad dyan, maglalagay pa ng sabon. Wala na. Kaya ayaw bumula, nakalimutan lagyan ng tubig. Di ba naman syunga eh? Di, lagyan mo ng tubig para bumula. Ikaw, hindi ka marunong talagang pumick up. Huh? Hindi ka, nanggigigil talaga ako sa'yo eh. Gusto mo lagyan kita ng tubig? Gusto mo lang pabulain din kita? Ha? Gusto mo talaga? Alang, sa harap ng camera, ginaganito mo ako. Sabi ni Eka, di kita susukuan, lolo. Magdusa ka. Mapreso ka. Ang kulit, hindi marunong sumakay. Lagyan lang ng tubig. Kasi ikaw, masyado mong kinukonsinti yung pusa na yan. Eh. Oh. Ay. Shhh! Sandali. Ay, animal cruelty yan. Ayan. Tapos siya. Malahimik ka. Sabi niya, wala kasi siyang sabon eh. Anyway, ayan. Basta antayin niyo na lang po. Nandiyan na yon. Pang-load yun. Pwede ba? Yun. Ilan sila? 15 ba yun? Ngayon lang na darating. Hindi, kapapadala lang dun eh, ano ka ba? Galing din dun sa Pinas yun. Yan. Noong linggo yun, sinabi sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ba't parang ang dami? Aba? Okay, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. Ano daw? Basta huwag kayong mag-break dahil. Oh, kasi dahil nag-aaway nga daw tayo. No? Hindi nga tayo mag-break. Ginugulpi mo naman. Ganun din ang silbi. Hindi nga kami nag-break. Binabasag lang yung mukha ko para. Ako! Talaga naman. Anyway. Ay, Kaambo, kailangan ko ang payo mo. Kailangan ko ng abogado. Mm-hmm. Kailangan ko si attorney. Tama, 15 lang. Attorney ay, mabasa Malik nga. Manao. Basahin ko para... Sigurado tayo, ha? Rejoicing. Rejoice! Rejoice! Ayan. Si Eka, Jang, Glenda, Faye, Zoraida, Lala, Rachel, Grace, Sita, Klang Klang, Arwin, Pastor Arwin, Jenny Salatas, si Rachel, Beautiful Life, si Rachel yan. Si Maclean Rumber, Ati Berna ba? Tristan Aba? Alejandro. Kasali pa pala yun? Oo. Kasama pala talaga siya. Naman ano? Okay. Gayon pa gayon. Kagabi ba na-bless ba kayo doon sa message ni Brother Toots, Sister Oye, yung regarding doon sa, ano pa to? Yung signing of the cross, di ba? Mm-hmm. Ang sinasabi niya doon, yung hindi ito, ipinag-uutos, hindi ito pinagagawa. So, siyempre, nasa sa inyo ang paggagawa nitong tradisyon nito. Kasi nung araw, yan ang ginagawa ng mga old church nung araw, nagsa-sign of the cross sila. Sa Catholic, yan ang ginagawa din nilang. Ano. Pero, wag daw gagamitin as parang pampabuenas o parang pangswerte, di ba? Yung iba nahipo pa doon sa cross nila o kaya may rosary pang ganun, di ba? So hindi dapat daw ganun. Dapat is your faith ang ginagawa natin. When we do the signing of the cross, nasa sa inyo yun. Pero mas importante pa rin talaga yung magpe-pray tayo ng Our Father o the Lord's Prayer 3 times a day. Yan. So yan ang ating gagawin. And syempre pagkaya ng ginagawa natin and we will be blessed. Mabibless po tayo. Okay? Okay. Ano nang... Ito may babasahin lang akong verse dito. Oh, sige. Fire. Teka. Mm. Okay. It's all about honesty. Honesty. Yan.
Such a lovely word. Ayan. Dito sa, meron dito Ephesians 4:25. Ayan. Mm. Honesty. Honesty is putting, the best policy. Ephesians 4:25 says, putting away lying. Yan, putting away lying. Let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Sa Tagalog? Putting away. Sa tabi. Isa tabi. Isinasatabi. Isinasatabi ang pagsisinungaling. Bawat isa sa atin ay magsasalita ng katotohanan. Oh, eh, pero merong... Sa bawat isa. Teka nga eh. Merong magandang sinungaling. Merong... For we are members of one another. Kasi isa lang tayo. So in other words, let us not lie to each other. Oh. Kasi even... Okay. Let us always remember na pag kahit na naglalay ka, lalabas pa rin yung totoo. No matter what in other aspect ng buhay natin, kahit itago-tago mo yung paglalay mo, yung pagiging sinungaling, lalabas pa rin ang katotohanan. Mm. Ganon. So, dapat honest. Honest tayo. Kahit kanino man, maging sa sarili natin. Kasi pag hindi tayo honest, tapos naglalay tayo, ang niloloko natin, yung sarili natin. Di ba? Sarili natin po ang niloloko natin. Yeah, there is no such thing as white lies. A lie, kahit anong kulay, lie pa rin yan. So, ako, hindi ako naniniwala sa mga lies. Ayun, sa mga white lies natin. Lie is always a lie. Ayun po. Ito yung konting kaalaman ko lang kasi nagandahan ako dito sa verse. Ito pa, isa pa dito. Sa Colossians 3:9-10, do not lie to one another since you laid aside the old self with its evil practices and have put on the new self who is being renewed to a true knowledge. Ayan. The old is gone, the new has come. Diba sabi, nung tinanggap natin si Jesus Cristo sa ating puso bilang tagabakligtas. So, set aside na natin yun. Yung pagiging liar natin, set aside na natin being doon sa, isama na natin doon sa old self natin na tinanggal na natin. Kasi ano yan eh, mga, kumbaga sa ano is, gawa-gawa ng kaaway yan, yung pagiging liar. Ayan. Laging truth comes out. Yun. Kaya, tanggalin na po natin yun. Kasama ako doon, syempre. Hindi ako exempted sa mga ganyan. Ayan. Sabi ni Eka, wag kang mag-lie porque nagbe-benefit sa'yo. True. Sabi ni Brother Sammy, 2 Corinthians 5:17. Ay, wala dito sa akin. Ibig mong sabihin, lahat ng pagsisinungaling masama. Of course. Oh. Paano halimbawa may magnanakaw pumasok? Okay. Nasaan ang alahas mo? Oh. Ay, sabihin mo. Sabihin ko totoo. Oh, nandiyan oh. Sa cabinet kunin mo. Oh, eh, so, may oh. Tawag doon. Ano? Wag. Oh. Capital T. Oh. Wag mo na. Baka isusunod ko eh malaking-malaki 'yon. O di. Yun. Oh, ayan. Yan. Diba ikaw ngayon ang ganyan? Tinatanong ko lang. Diba? Oh, wag mo si- kaya ba? Nga eh. Sabi. Depende yan. Nang bababae ka? Yun po. Sabi nga. Sabihin. Oh. Ay, masama magsinungaling. Sabihin ko. Ay, oo. Oo. Ayun. Yes, sabihin mo. Ganon? Yes. O, yun. Okay yun. Pero pag sinabi nang magnanakaw. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo na. Sabihin mo. Sabihin mo. Wala po. Ano? Babae o lalaki? Lalaki po. Talaga. Lalaki. So, pag tinanong magnanakaw, asan ang mga salapi nyo? Oh. Eh, sabi mo, ano? Ay, wala kami salapi. Oh. Depende sa sitwasyon. Ikaw ba naman, ipapanakaw mo yun? So, may tawag nga dun eh. Oh. Pag sinabi mo yon. Eh, sabi mo, huwag magsisinungaling eh. Depende sa pagsisinungaling, nanggigigil ako sa'yo. O, halimbawa, may naghahanap kay Eka. Oh. Yung, sabi mo, nasa Pilipinas. Yung naniningil. Oh. Oh. Ay, asan si Eka? May utang sa akin. Oh. Oh.
Matagal lang akong tinatago ng babae niyan. Nasaan siya? Ilabas niyo siya. Eh kung wala naman talaga sa'yo eh. O hindi, nasa loob ng bahay. Ay, dito sa kwarto. Sabi, sabi mo. Tapos bahala na si Eka magtago kung saan na magtatago. Tapos sasabihin pa niya sa'yo, ay, huwag mo sabihin nandito ako. Huwag ko daw sabihin nandito siya. Oh, ito sabi niya, bata pa lang po ako, nagsisinungaling na ako kasi pag dumarating yung Bombay sa bahay, sabi ni mama, sabihin ko, wala siya. Talaga, bata pa rin nagsisinungaling. Kaya lumaki, ayan, sinungaling. Ay, naku. Iba ang sinasabi dito. Iba ang mga sinasabi dito. Hindi ang pagtatago sa Bombay na nakawang ka, sasabi mo kung nasaan yung ano. Hindi na pagnanakaw yun. O yun, kakuntsaba mo na yung magnanakaw. Eh, kasi sabi mo ba, sabi masama masinungaling? Sabi na ka, sorry Lord, na pag-utusan lang. Hindi ka may kasalanan, no? Na may kasalanan yung nag-utos sa'yo. Ba? Anyway, yun. Kaya, ang ibig sabihin niyan, let's say, kayo'y magkaibigan, o kayo'y mag-asawa, o kaya kayo'y mag-jowa, be truthful to one another. Diba? Sabihin mo in his or her face na ayaw ko sa'yo kasi achuchuchu, 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 kung anong gusto mong sabihin. Ayaw ko sa'yo kasi... Achuchuchu, buhay talaga. Sabi ni Antoinette, kahit gano'ng kagaling magtago ang kasinungalingang ginagawa, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. Ibig sabihin, mabaho. Kaya matuto sa pagkakamali at humingi ng tawad sa Diyos. Tama ka dyan, sister. Lalabas at lalabas ang baho. Ayun, oo. Ang katotohanan. Yes, yun yun. The truth, yun yung baho. Sabihin mo. Ma'am, she, yung ngusi ni Lolo. O, kasi yung ngusi mo na ang haba. Kasi. Paano kung hindi masarap ang luto mo tapos sabi ng asawa mo, ang sarap. Nagsinungaling na siya. Oo nga. Good gan, gan. Good. Good point ka dyan. Mas maiging sasabihin, ko pa rin sasabihin mo. Sasabihin ko pa rin totoo. Sasabihin mo masarap siya pero i-enhance mo pa ang sarap. Ganon. Hindi nagsinungaling ko. Hindi nga, magbibigay ka nga ng positive side para yung siguraduhin mo hindi ka makakasakit ng kapwa mo, sabihin mo pa rin yung totoo in a positive way. Oh. Yun. Eh, paano kung... Pipiliin mo yung isa, sasalita mo, yung sasabihin mo. Let us always remember po na ang salitang lumalabas sa bibig natin ay parang, ano ba itong sword? Espada. Espada na nakakasugat pag tayo'y nagsalita. Double-edged sword. Nang hindi maganda. Nakakasakit. Kaya iingatan natin yung ating mga pananalita. Kinakatalikod o nakaharap, ganun. Iingatan natin yun. Sasabihin ko pala. So, eto. So, pag pangit siya, tas nagtanong, sabihin ko po, pangit ka kaya magpaganda ka. Sabi ko sa'yo. Eh, diba, sabi ko na. Yung nag-aano ako dito, maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Lahat tayo ay perfect creation ng Panginoon. Maganda tayo sa pananaw ng Diyos. So may denial. So hindi in denial yun. Lahat ng tao ay may ganda. Physical o yung nasa sa loob niya. Yung kung pag-uugali niya. Ako, lahat maganda. Pero, bakit ako? Minsan, maganda ka ba? Lagi mo na lang akong ginugulpi. Oh, eh, ano ngayon? Eh, maganda naman ako. Hindi ka naman maganda. Bakit? Lagi. Ano ka? Ano tawag doon? Jokla? Lagi nang gugulpi. Lambing ko lang yun. Grabe maglambing, oo. Tapos sabi, kaya sabihin ko, pangit ka, pero okay lang. Ay, nako. Ems lang, hindi. Ang pagkakamali na hindi hilingin ng tawad sa Diyos, yun po ang hindi ka, matindi ang kasalanan. Tama ka. Hindi. Ito, pagdating naman sa physical, ha? Ito, mag-iingat tayo sa pananalita natin. Hanggat kaya natin. Ito, ako Pilipino. Ganyan ako noon. Minsan yung, hindi naman ako maganda, pero
hindi na, oh, aminin, be truthful, hindi nawawala sa atin to, na pag nakakita tayo ng medyo hindi natin nagustuhan yung, oh, tignan mo yun, oh, tignan mo yung ilong, yung ilong niya nasa, kumbaga sa ano, yung ilong niya ang haba-haba, yung ilong niya sarat, etc., etc. Oh, aminin. Kahit katuwaan yan, pero ginagawa natin yan. Oh, di ba? Real talk lang. Ayun. Hindi. Ano naman, ang sinasabi natin, pinag-uusapan natin dito, ay yung honesty in a way na hindi, yung pagsasabi ng lie na hindi tayo makakasira sa ating kapwa. Di ba? Let's say, hindi mo naman talaga sinabi. And then, yung isa, kumagasano, sabi na natin, yung mga marites, ayan, magsasabi ng lie against you o against to sa isang tao, which is hindi naman pala totoo. Something like that. So, iingatan po natin yun. Lalo na pag makakasakit tayo ng ating kapwa. Ayan. Better shut up our mouth. Zip it. Yun. Zip it. Pag nagpumilit, bubuka yan, masisira na lang yung ano, yung zipper na yun. Ayan. Ganyan po mga Pinoy, minsan nakikikain na lang, sasabing pang matabang. Okay, kung ganun, tumahimik ka na lang, pinakain ka na nga. Parang ganun yan. Hanggat kaya natin. Aray ko, bakit po ako? Ay, ang alin. Hanggat kaya natin na pigilin yung sarili natin na huwag tayo makakasakit ng kalooban ng kapwa natin. Gawin natin yun, lalo na bilang isang Kristiyano. Kung matured tayong Kristiyano, itago mo lang sa sarili mo kung ano yung ayaw mo doon sa kapwa mo. O kung may ayaw ka doon, tago mo na lang. Sabihin mo na lang kay Lord kung totoo man yung nasa isip mo. Pero kung nagkakatang isip ka lang, eh, sabihin mo na rin sa Panginoon, baka sakaling linisin niya yung utak mo. Mga ganon, di po ba? Ayan, ang trust po importante kasi pag nabasag po ang tiwala, mahirap na po maibalik. 100% amen po ako dyan, Antoinette Palada. Ayan. Yeah. Yung trust pag nawala, lana. But still, kumbaga sana yung trust na yan is, okay, nawala na, but ibabalik din yun. Pero may lamat na. Pero ipag-pray mo yung sarili mo. Na yung nawala mong trust sa isang tao, asawa mo, kaibigan mo, jowa mo, kung sino man, ay sana ay tanggalin sa isipan mo. Ayan. Ma'am, si paano po pag may humingi ng payo sa akin, okay lang ba magsabi ng totoo kahit masasaktan siya? Oo. Pwede. Kung totoo yung sasabihin mo. Pero sabihin mo na maganda. Yeah, siya kaya nga sa magandang paraan. Mm-hmm. Nakukuha lagi yan sa magandang pananalita. Importante yung tone ng voice. Ayan. Sa pagsasalita, kung ang tono mo, eto malakas talaga ang boses nito. Ayan, sasabihin ko na sa inyo, ang boses nito, nakakagising ng patay na insekto. Ayan. Grabe. Diba? Ang lakas nga ng boses. Eh, kadete ako, magagawa mo. Kaya nga, sinasabi ko lang ang totoo. Pero hindi ibig sabihin, gagalit siya. Pag hindi yan nagsalita, galit. Yo. Pag siya'y maingay, hindi yan galit. Kaya pag di ako sumagot, galit ako doon. Oh. Pero hindi pag siya. Pag nag-message sa akin, hindi ako sumasagot. Ah, hindi naman. Depende naman yan. Galit ako. Tamad ka lang magsasagot kasi sa messenger eh. Tamad siya sa messenger. Hello, hello kay Farah Cristobal. Hi, hello, Farah. Magandang umaga sa iyo, Farah. Ayan. Hello din kay Valentina Kobayashi. Hey. Oh, hi, ayan. Ayan. Oh, hi, oh. Okay, magandang umaga dyan sa Japan. Okay, sino pa? Susan Bitonio Corpus. Punta tayo ng Japan pagkatapos na sa Philippines. Si ano, yung mga bata sa June. Punta sila sa June. Ayan, nasa Japan Tokyo. Sila. Tagasamba si Valentina Kobayashi. Ay, hindi ko alam. Kirikiray! San sa Japan. Hello, Kirikiray Tatsing! Ayan, si Tatsing yan. Ayan, siya yung kinikwento ko sa inyo. Si Kirikiray! Tatsing! Yeah. Ayan, kasi ang tawagan namin. Tatsing! Yun. Huwag nyo nang ipaalam kung ano ibig sabihin nyo. Basta tawagan namin, Tatsing. Ayan. Hello! Magandang umaga dyan. Hello, Kirikiray.
Sabi naman ni Antoinette, pero kapag nakakilala po tayo sa Diyos, magpatawad po tayo. Love those who hate us. Sure. Love those who curse us. Sure. Yeah. And to God, be all the highest glory. Mm. Ayan. Hello, RJ. Happy birthday sa'yo, RJ, kahapon. Ayan, si ano. Pasensya ka na, hindi ako nakapunta. McLean Rambler. Ayan. Rambler. McLean Rambler. Ayan. Magandang tanghali din. Marunong pala siya mag-Tagalog. Eh, Pilipino yung Ilocano nga. Eh. Ah, gano'n? Ngayon bang nabigad? Bakit gano'n? Siya nga ba yung Ilocano? Imported yung pangalan niya. Eh, baka nakapangasawa na. Oh. Imported. Siguro taga, ano yan eh. Taga Germany. Sabi niya, Eka, eh, paano po yung gusto na niya makipaghiwalay sa asawa niya? Tapos, nakita kong may joke bet si mister niya. Oh. Paano ko po sasabihin? Eh, umalis ka na lang dyan. Hindi ko alam. Joke bet. May naka-joke bet na ano? Joke bet. May naka-joke bet na iba. Alright. So. Ano talaga eh? Ganun talaga. Kirikiray. Ayan. At saka siyempre ang... Ayan, sila mami andyan. Ah, mami ka rin Pasqua. Golden Girls. And the Golden Girls. Ayan. Pero ano ba sabi nila? Yung lie, masama. Pero merong white lie, pero still a lie. Still a lie. Diba? Oh. Inano yan ni Pastora Marinette noon? No matter what color, kung ano man yung sinasabi. Ay, eto si Pastora. Ay, Pastora. Kumaring Jen Nunez. Maring Jen? Ayan. Si Kumaring Jen Nunez. Hello. Ayan. Hello, Kumare. Okay. Kumusta nang inaanak? Pero merong maganda rin na bududulot yung actually hindi naman sinungaling ang tawag doon sa isang ano, dininay mo lang. Iba yung nagdinay. Yeah, nagdinay ka, dininay mo yung paratang sa iyo. Dininay mo lang. Yung, anong dininay mo doon? Iba yung deny sa pagsisinungaling. Oh, iba talaga 'yon. Oh. Oh, kunyari sinabi ko na ano ka, ang tawag doon, meron kang biniling ano, Tesla. Oh. Oh, dininay mo, pero may binili ka talaga. Oh. Hindi. Pagsisinungaling pa rin yun. Ay, hindi yun. Hindi ganun. Nagsinungaling ka pa rin. Ay, pagsisinungaling talaga yun. Oh, yung dininay. Halimbawa, andyan ba si Eka? May utang sa akin yun. Ilabas ayan yun siya. Si oh. Ay, nandiyan sa loob. Tapos bahala na si Eka magtago. Ano sabihin ko? Dininay ko. Pag dininay ko, wala rito. Mm. O, kasi papatayin siya. Uy, grabe. O, ba't naman napunta yun? Nanggigigil na kasi. Ang laki ng utang niya. 25 pesos. O, di ba? Nanggigigil sa kanya. O. Grabe ko na. O, palitan natin. Wag na si Eka. Si Lord na lang. O. Ayan, sabi ni Maring, open rebuke is better than a secret love. Secret love. Tama, open rebuke ang tinatawag doon. Yun yung sinasabi ni ano, ni Eka. Ayan, sabi ni ano. Paano po ang sagot ko? Di ko alam. Kayo, paano kayo magsinungaling? Sige nga. Halimbawa, merong incident sa inyo. Ano ba yung mga bagay na... Yun. Sabi ni Antoinette. Pinsisinungaling nyo. Mm-hmm. Ano mga bagay-bagay yun? Maniwala din po tayo sa kasinungalingan nila eh. Pero wag na din po tayong magtiwala. Mm. Ayan. Magkaiba po kasi yung maniwala sa nagtitiwala. Mm. Sino may gawa ng pagsisinungaling? Eh, si Taning. Oh, di ba? Kasi siya yung pinaka-promotor ng kasinungalingan. Mm. Oh, sa Genesis lang, ganyan ang ginawa niya. Once na in-entertain natin si Taning. Oh, ganyan ang ginawa niya sa Genesis. Sinabihan niya si Eva. Ay, kumain ka nito, kainin mo itong, itong prutas na ito. Pag kinain mo ito, mas matalino ka sa Diyos at mas maganda ka sa Kanya, bongga ka. Oh. Mm-hmm. Eh, ang galing nung ahas magsalita. Actually, yung ahas, hindi mo nagsasalita. Ventriloquist, si Satan, inaano niya yung boses niya. Oh. Inaano niya doon sa ahas para ang dinig. Sasalita yung ahas. Oh, yeah. So ngayon, si Eva, nga. Tapos kinagat niya. Mm. Tinawag niya si Adan. Adan, halika rito. Mm. Oh, sabi nitong ahas nito, pag kinain daw natin 'to, magiging mas matalino tayo sa Diyos. Oh, 'yun kasi nungaling nga matindi 'yun.
Okay, nga father of lies. Of all lies si Satan. Yan. Yung ganung klaseng kasinungalingan. Pero siguro may mga kasinungalingan na kung yung na, ano naman. Still, pero ang sinasabi kasi dito sa mga binasa. Yung masamang pagsisinungaling na siguro yung grabe talaga. Oo, pero yung... O, sabaw, sino nagnakaw na ito? Oh, eh, hindi siya nagsinungal. Dininay niya. Hindi ako. Mm-hmm. Si ano, yun, kumuha. Ayun, oh, di, kinuturo. Ang dami siyang sinungaling doon. Oh, yun. Pero, ibig sabihin, yun ang grabing sinungaling. Mm-hmm. Eh, paano yung sabihin mong, sabihin ko bang pangit siya? Kaya o, ganun, nga eh. Oh, walang pangit. Sabihin ko masarap ba luto niya? Ay, hindi masarap ang luto niya. Di ba gano'n? Eh, di tumahimik ka na lang. At di sabihin ko, ah, Hindi naman tatanungin sa'yo. No sa'yo. Comment. Hindi sabi, ay, okay po. Pag sinatinanong na sa'yo ng gano'n, thank you po. Ayan. Eh, di sa susunod, huwag ka na kumain ng luto niya. Ngayon, kung gusto mo naman, katulad na sinabi na open rebuke, ayun, tawag doon, sabihin mo na lang, medyo may kulang. Mm. O, di i-enhance pa natin. Ganito ang gawin mo. Di nakatulog pa dun sa tao. Tulad na. Ayan. Depende sa taong kausap mo. Si Mrs. nagluto siya. Pinatikman kay Mister. Alika, tikman mo ito. Mm. Tinikman ni Mister. Sarap. Alam mo, si sweetheart, ang sarap itong luto mo. Sinigang. Biglang binanata, no? Ginulpi siya ng asawa. Kasi hindi naman sinigang. Ano yon? Hindi pala sinigang. Minudo pala siya. Ay, naku. Mag-maasim. Minudong maasim. Mare! Mars, masarap ba luto ko? Sabi ng Mars. Thank you, Mare. Thank you, maayag. Masarap ba luto ko? Sika, Abo, tanungin niyo dyan sa mga ganyan. Ako. Thank you, Mare. Daw ang sagot niya, hindi ano masarap. Kundi, thank you, Mare. Ayun ang nga, safe. Ayun na nga sinasabi safe ko. Safe na sagot. Kaya, may inis naman yung tatanong. Ingatan mo yung pananalita mo. Oh. Ngayon, iingatan mo. Sabi mo, niya. Thank you, Mare. Ayun na. Nakakasar sa'yo, di ba? Nakakasar yun. No? Pag inulit-uli. Luko to ah. Tinatanong kong masarap. Sabihin thank you, Mare. Mare, alis na ako. Hindi. In fairness, talagang wag be truthful to one another. Ayan. Yun lang. Mm-mm. Ngayon, kung talagang hindi talagang masarap yung luko. Pero bakit ganun? Bag sa mga mag-best friend, nasasabi ng diretso. Pero sa mag-asawa, hindi nasasabi ng diretso. Mm-hmm. Oh, halimbawa, oh, mag-asawa. Oh. Pag ikaw, tinanong mo ko. Siti, ang ganda ko, ano? Oo. Alam mo, itong sasakyan ito, matagal ko nang gusto. Oh. Pero pag mag-best friend, diretsuhan kung magsalita yan. Siyempre. Oh, kapalang mukha mo, tinanong yung tsura mo. Pag ganyan-ganyan ka pa. Di mo, pag mag-best friend. Oh, iba-ibang sitwasyon yan. Diretsuhan kung magsalita yung mga yan. Iba-iba. Depende nga pero sa topic. Pero pag-asawa o kay mag-boyfriend, ingat na ingat. Dapat lang. Oh, grabe. Depende yan sa pinag-uusapan. Kung yung, kumbaga sa ano, sabihin na natin, real talk. Sa panahon ngayon, minamarites ka na hindi naman pala totoo yung sinasabi sa'yo. Sinungaling yun. Yun. Ay, oo, oh, siyempre. Oh, magagalit ka. Yun na sinasabi ko sa'yo. Oh. Ayun. But yeah. Anyway, alright. Liniwanagin mo. Kasi bakit? Parang, ang pinasa ko lang yung verses eh. Yung verse, yun ang pinapaliwanag ko. Ikaw, pinunta mo dun sa mga... nanggigigil ako sa'yo. Kaya kami magpaliwanag. May kasamang brutality. Gabi kayo. Ayan, tawagin mo na si Pastor Norman. Ang 10 minutes pa raw. Ah, 10 minutes pa. Magsusundo pa. Oo nga pala. Sabi niya lagi yan. Pero wala kasi dito, sa'yo lang. Ayun. May papakita ako sa'yo. Tingnan mo. Ano yan? Gumagana agad. Lopet. Ayan o, ang ganda. Malinaw. Siyempre. Dandal. Oh, 10 lang kayo may ganyan. Yung siyam, todas na. Ikaw na lang may ganyan. Siwaling yun. Ayan. Masusunod. Maglalita ng ano? Magbibigay ako ng tablet, mga 75 inches na tablet. Tapos magagamit niya, hello? Yun ang ibibigay ko kay si Lorna. Magandang bigyan na gano'n.
Si adobong manok, parang sinigang daw. Oh, di ba? Sabi ni Maricho. Oh. Paano na? Alayo naman nun adobong manok sa sinigang. Lagyan na lang daw ng magic sarap. Sabor. Dinaya. Ay, ano yan? Mataas ang sodium ng magic sarap, ano? Oo. Oh. Minsan lang. Minsan lang. O minsan. Uh-huh. Eh, paano mapapasarap yung pagkain? Kung anyway, ganun talaga. Ayan. Ako nga, dati daw marunong magluto eh. Sa Amerika ako natutong magluto. Pati paghihiwa ng sibuyas. Ayan. Kasi nung araw, eto, tututo. Ano ba yung umulan? Ulan. Lakas. Ang patak. Lakas ba? Yeah. Oo. Ano? Umulan ba? Yes. Wala akong marinig. Anyway. Pag may handaan sa bahay, let's say magpapasko, o kay may handaan, sila abalang-abala sa pag-ano doon. Pag-hiwa-hiwa. Pag-hiwa. Sabi ko. Mm. Alika dito, tulong ka. O sige, tutulong. Paano hiwain to? Yun si Buyas. Hindi ako marunong. Hindi pa yun. Pag nagluluto, siyempre, habang nagluluto, di ano na, alin? Nagtatabi na rin. Hindi, ganyan. Nagtatabi na rin. Kaya noon talaga. Nagsisafety na. Ano, dito na lang ako natutong magluto. Dito. Mas maganda yun eh, yung mag-aaral ka. At saka ngayon, napakadali na magluto, ano? Mag-YouTube ka lang eh, nandun na lahat eh, type mo. Mm. Kahit anong luto. Kahit siguro pagpiprito na itlog, nandun. Kung hindi ka pa rin marunong magprito na itlog, di ba? Ayun. Isa nga, dali-dali nga lang. Yung isa nga dyan, nakasunog pa ng sinaing eh. Sarap yun. Ginawa niyang ano yun, yung top rice. Ayun. May palos. Ako pwede pang gawing kape. Sugar lang and salt ang pampasarap sa niluluto ko, no? MSG. Yeah. Kasi yung sugar, may ano na yun eh. Pampalasa daw yun. May pang pa... Sugar? Oh, sugar. Ah, oh. Pang ano yun? Mm. Sugar. Pang... Pampalasa nga. Sabi nila oh. Yung sugar. In, yes. Instead of betchin, yun ang galing sa sugar cane yun eh, ang sugar. Oo nga. Eh, diba? Ang betchin galing sa sugar cane. Ay, kasi ang yeah. Ang betchin ay magnesium... Oh, basta ganun. Ewan ko anong tawag. Servers of hate. Yeah. Oh, pero... hindi, yung... naku, nanay. Glutamate. Salt and sugar lang. Kasi yung sugar nga, galing sa sugar cane. Yung betchin galing siyempre, sa sugar. Siyempre, sugar. Sugar cane. O, diba? O, yun. Kaya, ganun na yun. Pero mas, I don't know, siyempre, iba yung texture ng sugar sa betchin. Mm. Ayan. Okay. O, tip yan na ni Brother Sammy kasi magaling na cook yan. Hanggang ngayon, mahusay pa rin magluto. Oo, nagluluto pa rin yata siya. Eh. Ay, hindi na ganun siguro. Puro mga vegetarian na siya ngayon. O, kasi yung, ayan, tama, sugar... pampabalance ng lasa. Pag medyo umalat-alat na ako, kadalasan pag ano naglalagay ako. Pag medyo napaalat yung lagay ko ng toyo, lagyan ko ng sugar. Yun. Ayan. Tsaka siyempre. O kaya yung sabi nila, yung suka, pantanggal ng, yung, di ba ang suka is ano, pantanggal yan ng mga masangsang na amoy, di ba? Malalansa. Oo. Kahit na ano, natatanggal niya yung amoy. So I guess, the same din yata. Pag lagyan mo nang ano, yung pandan. Sa pagkain. Ayun. O sige, maglagay ka nga dyan ng ano, mm. Yung kakantahin natin. Akala ko, magbibigay ka ng pang ano yan. Yan o. Papsi, nabasa niyo po ba text ni RJ ko? Buti pa kayo. Di ko po talaga mabasa. Sabi niya po nanay, thank you. Mm. Ayun. Yun ang ibig niya sabihin doon. Mm. Okay, dahil nasa'yo siya. Si Lorna nagtatranslate niya na. Oh, basta thank you yan. Nasaan na si Lorna at di niya may translate to. Thank you yan. Mm. O Luya, sabi ni Sister Evelyn. Yan, oh, tama. Cook din yan si Sister Evelyn. Luya. Aha. Ayos. Oh, kaya sibuyas. Hindi. Yes, pangalis din yan. Hindi. Ano. Luya, sugar. Bawang. At saka a little bit of ano. A little pangalis bit of... Pangalis ng mga ano yan. Of suka. Lansa. Pampabango pa. Oh, hindi lansa, kundi aayusin niya yung lasa ng pagkain. Mm. Yan. Pag napaalat ka, ayun. Dahon ng sibuyas. Yan, magaling din yan. Hindi pampalasa naman yung mga yun. Yeah. Mahal pa rin ang sibuyas sa atin, no? Binabaan na, 140 na. May nahuhuli kasi 140. Nagtataas ng presyo. Eh. Dito ang mataas po dito, yung kasi ang gas namin dito, direct hindi naku. Kami bumibili nung yung katulad grabe. Sa atin, tangke-tangke. Direkta po yan. Naku, sa church kayo, magkano gas doon? Nasa 600 plus. OMG. Oo.
Yun. Kaya, ewan ko ba't tumaas lahat mag-isa ang bayad sa gas, ang binabayar. Ang sibuyas, next ang bawang. Oo. O, laging una ang sibuyas, tayo na sanay bawang. Mm. Pero sabi nila, mas una ang sibuyas, next yung bawang. Ayun. Mm. Pero nasanay tayo bawang. Pero talaga ang una ay sibuyas. And then, mas masarap ngayon dahon ng sibuyas, mabango. Yeah. Ayun. Kaya yeah, pag ano, magtanim lang kayo ng sibuyas dyan. Pag si Kaambo nagbigay ng tip pagdating sa ganyan. Ayun naman. Winner yan. Alam ko yan. Lalo yung pagluluto niya ng crispy pata. Oh, palalambutin niya ng gusto yan. Pagkatapos yan, hahanguin niya, palalamigin niya uli. Uh-huh. Yan. Tsaka niya ngayon uli, ano yan? Tsaka niya ipiprito. Piprito. Pag pinirito niya, konti-konti lang muna. Uh-huh. Tapos hahanguin, uli, palalamigin uli. Tapos ipiprito na naman. Piprito na naman uli. Yan. Yeah. Sa malutong na malutong na yan. Uh-huh. Yung. Ayan. Kaya maghanda ka na ng pineapple juice. Bakit ganun sila, no? Pag kumakain ng mga ganyang... Kasi mahilig tumanod ng... Putok batok. Mukbang. Mukbang yun. Yeah, mukbang. Yung mga kumakain ng putok mga... Putok batok. Crispy pata. Oof. Grabe, isang buong ulo ng lechon. No? Okay. Hindi nga, buong lechon. Nilapang niya. Isang tao, buong hindi, lechon. Hindi, isang ulo lang tinira niya. Hindi, yung isang... Ano, yung vlogger, mm, yung nagmumukbang. Buong lechon, tinira niya lahat yung balat. Mag-isa lang siya. Sabi hinubaran ko, niya yung ano. Good luck. Sabi mo, ganyan parati niya ano, mga ginagawa. Yung mga mukbang na ayaw na ayaw kong panunood. Pinagsama niya yung chicharon bulaklak, mm-hmm, balut, yung tumbong, yung mm-hmm, yung lechon, crispy pata, yeah, lahat ng putok-batok. Sabi ko, okay ka rin. Ano? Nawiwisik-wisikan ko pa po ng tubig o crushed ice habang, para maluto. Oo, wiwisikan mo. Mm-hmm, ganun pala. Merong isang style na paggagawa ng crispy pata. Para lalong luto. Yung, ano pangalan to? Hindi ba yung isa, dinidip fry mo? O, deep fry. Yung iba, ano siya, binubuhusan mo lang ng... Mantika. Mainit na mantika. O, ginaganong-ganon lang. Oo, meron isa pang ganon. So, oh, yeah. Well, anyway. Wala. Hanggang ano na ako ron, kurot na lang ako ron. Yeah, talaga lang. Yes. Oh. Dapat lang. Ang kurot ako palagi. Titikim lang pero that's it. Nakalimutan ko sabihin sa doktor ko, yung lagi ako nahihilo, nawala sa isip ko yun. Mm. Nawala sa isip ko talaga. But anyway, makikita naman yun sa aking lab test sa Sabado. Okay. Ready na ba si ano? Wala pa, sabi mo, wala pa siya. 8:10 sabi niya. Atay natin, lalabas yan dyan. Ha? Lalabas siya dyan? Oo. Oo, lalabas siya dyan. Sibo. Okidoki. So, teka, may nag-text sa akin eh. Wow. Para mas lalong mas malutong. Mm-hmm. Yun. Kahit i-ano, mahanginan siya, malutong pa rin. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Pero yung mga turon, di ba? Paano nila ginagawang malutong din yun? Ha? Kahit kinabukasan, malutong pa rin yun. Di ba ako expert yan sa turon? Oh. Ganito lang yun. Simple lang. Kailangan prosen. No. Huwag mong tatakpan. Ang? Kunyari, sa gabi mo niluto, kinabukasan, no? Huwag mong tatakpan. Kasi, magmo-moist. So, lalambot. Pag piniprito mo, malalagyan ng takip na ganun. Ito, tatalisikan ka. Hindi. Pagkatapos mo maprito. At saka, di naman talaga tinatakpan yun, turon, pag piniprito mo. Hmm? O, magmo-moist yun, ano? Hindi, ang ibig sabihin, pagkaluto nun, di, syempre, i-drain mo yung konting mantika. No? Baya mo lang siya, naka-expose lang siya. Hindi mo siya tatakpan. Oo? Oo. Kasi magmo-moist. So, lalambot. Lagi ako nagluluto yun. Remember, nagbibenta po ako ng turon sa opisina noon. Minsan may umu-order sa akin na Mexicano. San Ducena, oh. Sarap na sarap siya. Kasi mura lang naman yung turon na binibenta ko, 150. Ang dami lang ka. Tapos, nilalagyan ko pa ng ube. Tapos makapal pa yung saging na saba. Sarap. Winner. Ayan. Ayan na pala si Pastor. Hello, Pastor. Hello po. Ayun, hello. May boses na. Gandang araw po. Kumusta kayo, yeah, Pastor? Kumusta yung mga mabuti bata? Mabuti naman po. Mabuti naman. Yung mga bata po. Okay na po sila ngayon. That's si Sky. Meron pong mga ano pa. May mga... Ubo-ubo.
Di, okay na po yung ubo. Wala na pong ubo. Wala nang sipon. Oo. Kasi nagkabulutong po si Sky. Oo, kaya pala. Oo. Nauna po si Heaven, nagkabulutong. Ah, nahawa-hawa na sila. Opo, sumunod po si Sky. Ganyan talaga. Si Heaven po, okay na po siya. Si Sky, okay na rin po. Pa-okay na po yung kanyang ano, bulutong. Chicken at least hindi na sila magbubulutong paglaki nila. Oo nga po. Oo nga. Ang kasunod niyan, pag mga edad 50 na sila, shingles naman. Oh. Yan, sabi nila shingles. Ako hindi na makaka-shingles kasi married na ako. Yung shingles parang kapatid ng ano yun. Nangyari sa akin yun, masakit yun. Masakit na masakit. Ilan taon na ba si Sky na nagkaroon ng ano? Ito lang, diba? Ilan taon na siya ngayon? 3 years old po siya ngayon. Siya yung bunso. Ay, yung nakakatuwa yun. Ang aga naman niya nagkaroon. Eh, mas usually okay. Mga 10 years old. Ako nun, dalagita nun, nagkaroon. Si Heaven po, 6. Oo, 6. Usually mga 10 years old. Pero okay na. Nakakala nga po namin, akala namin, kasi tapos na po si Heaven, hindi pa nagkakaroon 6. Kaya akala namin, hindi na siya makakapulutong. Mm-hmm. Kasi ang advice po ng doktor, inumin na rin namin si Sky nung same... Yung gamot. Same na iniinom po ni Heaven. Uh-huh. Para daw maiwasan. Eh... Eventually, nagano pa rin po. Oh, nagkaroon kasi, pa rin siya. Kasi magkatabi silang natutulog siguro. Mm. Oh. Good thing mga is... Mga bata, mga mahina ang immune system pa niyan. Eh, it's good na magaling na sila. Yeah. At least okay pa rin na sila. Hindi naman, naman nagsugat-sugat yung kanilang mga... ano. Mga Sky po, ang rami. Ang dami na. Kasi niya yan eh. Makati. Bekas. Oh. Si Heaven po, wala po masyado. Ako meron yan dito eh. Nagkaroon na. Oo, magpe-peklat. Pag yung inano mo, yung buhay pa. Oo. Oo, tapos gaganon din mo. Kinakamot kasi nila bata. Makati yun. Tsaka hindi niya matiis. Ako meron dito. Hindi siya makatulog nun. Makati. Oo nga po. Pero pag lalo po sa likod. Ang dami po sa likod this time. Oo, ang katinon. Pero bata pa naman eh. 3 years old pa lang kamo eh. Paglaki niyan eh. Pero ang hirap nun ah. Pagbata mababanat pa yung balat niya. Oo. Totoo yan. Totoo. Mas mahirap nga daw po pagka malaki na tapos nagkaroon pa lang. Ako, dalagita na ako nung nagkaroon ako niyan. Pero once ka lang magkakaroon ng ganyan. Yeah. Some beses lang. Once pa lang. Kaya yung shingles naman, kapatid ng chicken pox, pag yung lumaki-laki na. Pag matanda 50, naman yun. Pag 50, yun daw ka. Kaya nga, meron tayo dapat ano, kahit ikaw, Pastor, kung may chance kayo magpa-inject kayo. Ay, hindi kayo. Na magkakaroon ng single. No single. Married na yan eh. Married na po ako. Oh. Happily married. Hindi na magkaka-single. Yeah. Kasi ako nagpa-inject ako. Ikaw rin eh, nagpa-inject ka na eh. Nang? Nang shingles. Ay, matagal na. Oo. Oh, oh. 27 pa, nagkaroon na ako. Oo, noong last Sunday lang, may na-vaccinano naman. Nagkaroon ng affirmation. Oo. Kinasal na, ikakasal pa uli. Sabi. Affirmation lang yun. Ganun na rin. Mm-hmm. Alam mo, Pastor, yung pagkakaroon daw ng ano ito, yung chicken pox, mm-hmm, ay cause daw ng maruming tubig. Hindi, normal yata sa mga bata. Tingnan mo sa yung, hindi, naiiwasan kung maiwasan. Uh-oh. Pero ang cause, mostly causes daw ng chicken pox. Pox lang. Yun nga. Oo. Chicken pox ang tawag doon eh. Oo nga, chicken pox. Ano na pinagagaling yung maraming tubig. So, siguro, lagyan mo siguro ng, ano ito? Yung tela. Mapaligo natin, tela. Ano. Yung lagyan mo ng tela. Kasi minsan, pang filter po. Parang pang filter. Oo. Para masaid yung mga bacteria o na pumaano na hindi ba sa loob sumasama. Ng katawan yun? Hindi. Hindi kasi. Sa case po nitong sa case po nitong dalawa kasi yung may pinsan po si May, yung kabulutong. Ah, nahawa. Eh, opo. Birthday niya. Ah. Opo, birthday noon, pumunta kami. Oh, nahawa. Nahawa po yung dalawa. Ang bilis makahawa yan, yung chicken pox. There you go. Yeah, isa rin yan, factor. Kung hindi sa tubig, nahawaan ng iba. Oh. Nahawa. So, yun ang... Kasi kailangan imbestigahan mo, bakit nagkaganon? Diba? So, maaring, saka environmental yung lugar kasi. Di ba meron silang mga ano? Di ba mga bata, may mga vaccine yan? Opo. Ano ba yung mga vaccine? Kompleto po sila sa bakuna.
Oo nga eh. Hindi ko lang po kabisado yung mga pangalan ng mga pag baby, ang daming bakuna, turok dito, turok doon. Kawawa. Si Rocky daw, nagka-single, eh married naman daw. Pero married naman. Ewan ko ba? Sigurado ba? Sigurado mo ma-married ba si Rocky? Baka. Ewan ko ba, tinawag na shingles yan. Hindi ko nga alam yung shingles dati nung nagkaroon ako, doon ko nalaman. Shingles, hindi singles. Shingles. Ano, shingles. Oh. Oh. Napakasakit ng shingles, kalahating parte lang ng katawan mo. Dito ako sa mata. Yun ang worst kasi pwede kang mabulag. Yeah. Iba naman dito sa katawan. Yun naman ang masakit kasi hindi ka makahiga ng tama. Yeah. Pero maganda yung topic natin. Ngayon, ano pinag-uusapan natin ano kanina tungkol doon sa... yung honesty yung tungkol sa lies. Ay, dapat itong topic ni Pastor Norman yung get back to your life. Ayun, maganda. Magbalik yun. Magbalik ka na sa buhay. Ayun, in sa ibang lingwahe, yeah. Move on ka na. Move on. Di ba yun? Yung ba yun? Parang ganun. Get back to your life. Oh, get back to your life. Magbalik kaya... loob. Ganun. Forget the past, then move forward, move on. Oh. Ah, di ba, Pastor? Okay ba yan? Yeah. Get back. Inunahan naman natin si Pastor. Okay. Alright, sige, Pastor Norms. Nasa inahang... Bago po ako mag-share, nag-chat kasi yung message ko, sabi na mag-shoutout daw ako. Shoutout ko daw yung klase niya, yung tinuturuan niya ako. Grade 4, Section Gomez. Mm-hmm. Yeah. And nakikinig po sila ngayon. Ewan po ha. Sabi ko po kasi manood siya. Ayan. Hello. Anong section? Grade 4? Gomez po. Section Gomez. Section Gomez. Hello, kumusta kayo dyan? Anong school yun, Pastor? Kainta Elementary School. Ah, isa mo taga Kainta. Malayo-layo yun. Nabiyahe eh. Opo. Malayo. Mga 45 minutes to 1 hour po. Wow. Everyday, ganyan ang buhay niya. Oh. Hinahatid mo ng motor o nag-jeep ka? Hindi po. Hindi ko po siya nahatid kasi meron po kaming dalawang maliit. Maliliit pa. Nung wala pa po kaming anak, hatid sundo ko po yan. Oo, siyempre. Siyempre. Kahit saan, hatid sundo. Oo. Ngayon pong meron na kaming dalawang anak. Medyo mahirap. Siguro pag lumaki-laki. Ano oras siya umaalis ng bahay? Sana oras na nakakawin. Umaalis po siya ng before 5. Mga 4:45 po. Grabe, layo. Tapos sa hapon po ay nakaka-uwi po siya madalas ng alas 4 ng hapon. Ah, maaga naman nakaka-uwi pala. Oh, sa traffic siguro, kaya ganun ano? Hindi, tsaka malayo from Teresa. O malayo talaga? Teresa to Kainta, malayo yan. Pero alam ko malayo talaga. Nanggaling na ako dyan sa Teresa kay Pastor, ano? Yes po, Teresa yan. Po. Karating na ako dyan, malayo yan. Meron pa nga, mas malayo pa yata yung Baras. Opo, mas malayo po yun. Mas malayo. Sumunod po ang Teresa, Morong, tapos Baras. Lanay. Wala, hindi ako nakakarating. Karating na ako dyan, gala ako nung araw. Ito, ano ito. Nararating ko yan. Mag-anak ni Samuel Bilibito. Nakakapunta nga ako ng Batangas, Cavite, Laguna, mag-isa lang ako gabi. Sasabihin, saan ako bababa? Sabihin mo dun sa barberia. Ha? Baba. Sa dami ng alam na nila yun. Baba niyo po ako sa barberia. Sige. Ganon dun. Alam na nila. Ganon. Ganon doon na wala. Ay, nandiyan silang dalawa. Ayan. Naglalaro. Oh, siya. Nanonood po. Nanonood sila. Nanonood. Hello, Sister Myrene. Ayan, patiin natin. Kapitana. Saka yung kanyang... Gomez. Section Gomez. Section Gomez. Yung mga grade 4 students. Hello. Very active yung kanyang mga eskwela eh. Okay po. Alright, sige. Sige, Pastor. Po, sige, tayo po yung magsimula na. Bago po tayo... magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw po na ito. Salamat sa buhay po na binibigay mo sa amin sa bawat araw. Kami po yung nagigising, taglay po ang panibagong sigla ng aming katawan, kalakasan. At salamat po dahil binibigyan niyo po ng dahilan, Panginoon, ng aming buhay. At dalangin po namin naman sa oras po nito, sa pagkakataon nito, na kami po yung makikinig ng iyong mga salita.
Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at nawa ang salita mo po, Panginoon, ay mausap sa amin. Magdulot po ng pagbabago sa buhay namin. Kung meron pa pong kailangan at dapat baguhin sa buhay namin, Lord, nalangin ko po na gamitin mo ang iyong salita upang magawa po yun, mangyari po ang nais mo sa amin. Alayin mo po ang lahat ng nakikinig ngayon. Abutin niyo po sila, Panginoon, ang mga salita. Magpalain niyo rin po ang iyong abang lingkod. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang ating pong text ay makikita po sa John chapter 2 verses 13 to 17. John chapter 2 verses 13 to 17. Babasahin ko po sa English. Sabi po dito, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remember that it is written, "Zeal for your house will consume me." Okay, purihin po ang Lord sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Ang nais ko pong ibahagi po sa inyo ay tinaytay lang po itong getting your life back into order. Ang panalangin ko po that as we listen to his words ngayon, ay makita po natin yung ating buhay kung ito po ay nasa ayos ba o hindi at magpaayos po tayo sa Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos na ayusin po ang ating mga buhay sapagkat siya lang po ang may kakayanan pong gawin yun, no? Nang, of course, meron po tayong counterpart doon, meron po tayong bahagi doon. Okay, getting your life back into order. So, how many of us na sa palagay natin, ang buhay natin eh parang walang direksyon o parang walang ayos. Christian ba naman? Kaya lang parang everything seems parang paulit-ulit lang. You're not growing. Hindi tayo nagmamature sa ating faith. Okay? Kamusta? Ano kayang problema? Baka kasi meron talagang problema sa atin na kailangan po nating i-surrender sa Panginoon at nang sa ganun, maging maayos talaga yung ating buhay bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano. Okay, dito po sa story na to, pero po ditong problema na makikita po natin, ito po ay, I believe many of you are familiar with this passage dahil madalas po ito pinipreach during Mahal na Araw o kaya before Mahal na Araw, yung Palm Sunday, no? Ito po ay yung pumasok ang Panginoong Hesus sa templo at naratnan niya po doon na meron pong nagbebenta ng mga hayop, nagpapalit ng pera. In short, parang ginawa pong market. Sabi nga ni Jesus, "How dare you to turn my father's house into a market?" So, dito natin makikita yung other side ni Jesus. Una, talagang para kasing sa ibang mga narrative ni Jesus, mga story ni Jesus, parang very maamo ang kanyang muka at talaga namang mapiplace ka, no? Kapag tinignan mo ang Panginoong Jesus, base dun sa mga stories, diba? Lalo kapag ka siya po ay nagpapagumagawa ng mga miracles, nagpapagaling, at nagpipreach. But in here, okay, makikita po natin na si Jesus po ay nag-iba, no? Na grabe yung kanyang pinakita po dito, na nagalit po siya ng gusto. No? Nagalit ang Panginoong Jesus. Okay, ngayon, anong problema? Bakit po siya nagalit? Okay? Bakit po kaya nagalit ang Panginoong Jesus dito? And pansinin niyo po, bakit kaya si Jesus lang ang nagalit? No? Nagalit po siya kasi 'di ba may nagpapalitan ng pera, nagtitinda ng mga hayop,
sa templo, okay, sa temple courts, bakit si Jesus lang ang nagalit? Okay? Siya lang po ba ang nakakita na meron pong mali? O posible kasi merong nakakakita at merong nakakaalam, kaya lang ini-ignore na lang, hindi na pinapansin, at tinatanggap na lang dahil yun na yung kanilang nakasanayan. Posible po, di ba? Posible na ganun po ang senaryo nung panahon na yon. Kasi sa lahat eh, si Jesus lang po ang talagang nagalit na ganun po ang ginagawa sa templo, na ang templo ay sabi niya it is the house of prayer. Bakit nyo ginawang bahay ng mga magnanakaw? Okay? So galit na galit po ang Panginoong Jesus dito. Sa katunayan mga kapatid, the background of this story was ito pong kung bakit si Jesus lang po nanggalit at wala po yung iba, particularly yung mga leaders ng temple, mga Pharisees, yung mga Sadducees, and yung mga ano, mga Levites na nagsiserve sa loob ng temple. Bakit? Kasi alam niyo po, noon pa man, noon pa lang, no? Meron na pong korupsyon nangyayari, no, sa mga Hudyo, okay, sa templo. Okay, noon pa po 'yan, meron ng mga korupsyon na nangyayari. Okay, at maaring yung iba po ay hindi naman nila talaga gusto, kaya lang dahil marami naman ang gumagawa, eh sumasang-ayon na lang din po sila. Na ganun po yung nangyayari, ganun yung patakaran. Okay? Kwento ko lang po, no. Kasi ang tradisyon po ng mga ano, mga Hudyo, when they go to temple, okay, kapag sila po ay pupunta sa templo, sila po ay nag-o-offer ng mga ano pong ino-offer nila madalas. Hayop, di po ba? Hayop. Yun po ang kanilang madalas ino-offer. So whenever they go to temple, dadala sila ng hayop para i-offer sa Diyos. Ngayon, siguro naisip po ng mga Pharisees, why not gawin nating business to? Huh? Baka kumita pa tayo dito na imbis na ang tao ay magdadala ng kanilang hayop sa templo, from temple na mismo, doon na manggagaling yung mga hayop na bibili nila at pagkatapos ay i-offer. Okay? So nagkaroon na po ng mga ganong sistema sa loob ng templo na hinahayaan na lang pong mangyari o gawin yung mga bagay na yon sapagkat parang yun na yung tinanggap ng karamihan. No? Lalo na nung kanilang mga leader, no, sa loob ng templo. So ito yung hindi po maatim ni Jesus. Na kaya sobrang galit na galit po siya. Kaya pinagtataob niya po yung tables, and then kumuha siya ng cord, no, at pinaghahampas niya yung mga hayop, pinagtatabuyan niya po yung mga nagtitinda, ginawang palengke yung bahay ng kanyang ama. So that's actually the problem, no, mga kapatid, sa panahon din po natin ngayon. Dahil madalas, tayo din po, hindi natin napapansin, kahit na tayo po yung mga Kristiyano na, nakukompromiso pa yung ating pong pananampalataya o nakukompromiso pa yung ating identity as Christians. Okay? Nandun pa rin yung ating pakikimundo, no? Nandun pa rin yung kanina ang ganda ng kanta, yung opening song po, naabutan ko kasi yon. Ano ba yung kanta? Yung Kristiyanong banal, hindi karnal. Mm-hmm. Tama po ba? Kristiyanong banal, hindi karnal. Okay? Yun yung nais ng Diyos sa atin, yung banal tayo. Eh lang, yun nga, sa panahon po natin ngayon, may mga Kristiyano talaga na karnal. May mga Kristiyano na talaga na ano ba ibig sabihin ng karnal? Makalaman, o sa iba pang salita, makamundo. Eh pwede pa 'yon? Posible bang ikaw ay maka-Diyos tapos makamundo?
Ha, pwede bang ganoon po? Pwede bang pagsamahin yon? Kapag ka nasa linggo, pagkaaraw ng linggo, talagang very devoted ka. Pero within a week, very devout, very ano ka naman sa mga layaw ng mundo, no? Yung bisyo nandun at nakikiayon tayo sa mundo. Eh, dahil siguro ang iniisip ng iba, marami namang gumagawa. Marami namang, hindi naman ako nag-iisa. Kaya kung paparusahan man ako, at least may kasama ako. Parang ano pa yun sa iba eh, parang comfort pa sa iba yung meron kang kasama kapag paparusahan ka. Kapatid, huwag pong maging gano'n ang thinking natin. Okay? Anuhan natin, tayuan natin yung ating pong pananampalataya at kung sino po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi po kasi ibig sabihin na marami ang gumagawa, eh tama na. Kahit po isang bagay lang o isang tao lang gumagawa ng tama, basta tama, tama po yan. Ngayon, kahit na marami po ang gumagawa ng mali, basta mali, mali pa rin po yun. So mga kapatid, ito yung ano po, no? Ito yung madalas na nakikita po natin sa environment natin. Lalo po ngayon, sa panahon natin ngayon na talagang ang dami pong venue o ang dami pong means ng kaaway na pwede niya tayong maloko, no? Pwede niya tayong linlangin, no? Sa social media, sa internet, sa lahat po ng ating kahit saan ka tumingin, no? Meron pong mga talagang nandiyan yung work ng devil, ng kaaway upang tayo po ay i-distract, tayo po ay sirain o ang buhay po natin ay guluhin. Okay? Yung po ang trabaho niya eh. Manira ng buhay eh. Kaya nga, ang goal po natin ngayon, ang prayer natin ay maiayos po yung ginugulo ng kaaway. Kasi si Satan, manggugulo, no? Nanggugulo, nangwawasak, naninira. Pero si Lord naman, siya naman yung nag-aayos. Siya naman po yung gumagawa ng way para ikaw ay ingatan, ikaw ay dalhin sa tama upang matuwid ulit yung landas. So wag ano lang po tayo mga kapatid, wag tayong magpapigil sa Panginoon. May hayaan, allow Jesus, hayaan po natin ang Panginoon. Yung ginawa niya po dito sa story, di ba? Ginulo niya yung templo, eh. Ginulo niya yung akala ng iba na maayos. Okay? Ginulo niya yung akala ng iba na maayos para talagang mas maging maayos. Minsan sa buhay natin, para umayos yung buhay natin, kailangan may guluhin si Lord sa atin. Meron siyang dapat sirain sa buhay natin na para ito po ay mas maging maganda at ito po ay mas maging maayos. Katulad po ng mga yan, mga wrong culture, kasi ito, wrong culture po ito ng mga Hudyo eh. Parang naging kultura na nila o naging tradisyon na nila dahil nga wala namang sumisita, nakasanayan na. So, tinanggap na lang. Okay? Sana mga kapatid, hindi po tayo ganun, no? Tayo po ay mag-stand and let us break the wrong culture or practice or tradition na meron po sa loob natin, sa buhay po natin. Let's break the wrong habits. Okay? Ang dami po nan sa sarili natin, eh. Kahit Christian na tayo, meron pa tayong mga hindi natin maiwasang gawin talaga, eh, no? Na kailangan talagang i-break. Kailangan po talagang i-surrender natin sa Panginoon. Okay? Ano po yan? Ano-ano po yung mga halimbawa na yan? Okay, Kristiyano ka na. Kristiyano na tayo, pero yun nga, yung kanina pinag-uusapan po, yung pagsisinungaling. No? Kristiyano ka na, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Kristiyano ka na, hanggang ngayon, naninira ka pa din. Kristiyano ka na, pero hanggang ngayon, troublemaker ka pa rin, imbes na peacemaker. Siguro dahil yan yung environment mo dati, yan yung dating ikaw. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo eh, posible sa isang taong naniwala kay Kristo na wala pong nangyaring pagbabago. Eh, kung hanggang ngayon po, wala ka rin, masasabi mo na walang nagbabago sa buhay mo, most probably, hindi mo pa na-encounter si Lord. Nang totoo.
Eh, basa, baka nakilala mo lang siya sa pangalan, but hindi pa talaga. Okay? Kapatid, we have to be, kailangan nating surrender lahat sa Panginoon. Kailangan po nating i-break itong mga to, itong mga wrong habits natin. Nakasanayan ang katawan natin siguro sa mahabang panahon. Sikapin po natin to, magpatulong tayo sa Panginoon. Allow Jesus. Okay? Allow Jesus na i-drove out o i-drive out itong mga hayop sa loob natin o mga tables o mga money changers sa atin. In a way, mga kapatid, yung pong mga yon, hayaan natin si Lord na tanggalin po yung mga yon. Okay? Hayaan niyang guluhin niya muna yung ating pong nagsanayan sa ganun para mas maging maayos po tayo. Magpaayos tayo sa Panginoon dahil yan naman po ang nais din po ng Panginoon sa atin. Oh Jesus, to transform us. Hayaan po natin si Lord na yung mga mali sa buhay natin, alisin niya. Okay? Remember, may sinabi po si Pablo na ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Tama? Ang katawan po natin ay temple of the Holy Spirit. Just imagine Jesus cleansing your life kasi yan yung temple niya eh. Okay, templo na yan. So, iaalisin na yan. So, may mga conviction sa atin ng banal na Espiritu, ang Diyos sa atin na anak, kailangan mo nang tanggalin yan. Kailangan mo nang iwaksiin yan. Kailangan mo nang isurrender yan sa akin dahil ang katawan mo ay templo ko. Okay. Offer po natin ang ating buhay sa Panginoon. Offer your body to God. Every piece of our body sa Panginoon. Let us live a holy life. Hindi lang kapag Holy Week. Sa mga susunod na buwan, Holy Week na naman. Okay? Ang mga tao magiging holy for just 1 week. And then after noon, gano'n na naman, balik na naman sa dati. Kapatid, i-alisin na po natin yung ganyang habit. Mamuhay po tayo ng masunurin sa Panginoon. Mamuhay po tayo ng nagpapasahop sa Panginoon. Okay? Upang ang buhay po natin ay talagang mailagay sa ayos at maging pagpapala din po tayo sa iba. Kasi ang buhay po natin kapag nakikita po ng iba na talagang binabago ng Panginoon, sila din po ay magkakaroon ng pagnanais na kilalanin yung Panginoon na meron tayo dahil nakikita mismo sa buhay natin yung pong pagbabago. Mga kapatid, wag na po tayong magdahilan. Kaya sabi ko po kanina, si Lord po ay siya lang yung may kakayahang magbago sa atin. As long as na ikaw ay willing din magpabago sa kanya. Yun yung part mo eh. Kailangan magpabago tayo eh. Kailangan nandun yung will natin eh na mag-i-inline sa will ng Panginoon eh. Sasang-ayon sa will ng Panginoon eh. Ang Lord ang gusto niya baguhin ang buhay mo. So ako, ang gusto ko, ang dapat maging gusto ko, magbago din. Kung hindi, wala talagang changes. Wala po talagang mangyayaring pagbabago sa buhay na. Lalo na kung puro dahilan tayo, nako na ay tao lang ako, ganyan ganyan. Ang dami ko talagang mga flaws, walang perfect. Kaya totoo naman 'yon, nobody's perfect. Pero hanggang kailan mo sasabihin 'yan? Ayan, tagal mo nang Kristiyano, tagal na nating Kristiyano, hanggang kailan nating ikakatwiran 'yan? Na tao lang ako. Pati ang totoong yung mga taong maraming dahilan, yung mga taong o mga Kristiyanong maraming dahilan, sila talaga yung mga Kristiyanong ayaw pong magbago. So stop, tigil na po natin yung re-reason out. Let's just be obedient doon po sa kalooban po ng Panginoon sa buhay natin. And I'm sure, mangyayari po yung inaasahan po natin at yung kagustuhan po ng Diyos, babago po sa buhay natin. So allow Jesus. Okay? Yun po yung kailangan natin gawin mga kapatid. To get our life back into order, the first thing we must do is break the wrong culture sa buhay natin. Break natin yun.
Huwag tayong mamuhay ng umaayon sa mundo. Go against the flow. Okay? Go against the flow. Pangalawa, hayaan natin si Jesus na i-transform tayo. Yung will natin na dapat mag-inline sa will ng Panginoon. Allow Jesus na mag-transform sa atin. Sabi ko nga kanina, ito pong katawan natin ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. So just imagine Jesus cleansing your body, your life. Kasi templo niya yan. And then pangatlo, i-offer mo ng buong-buo ang sarili natin sa Panginoon. Bigay po natin ang sarili natin sa Panginoon. Okay? Make Him the Lord of our whole life. Hindi lang po part of our life. Buong buhay natin, siya yung gawin nating Diyos. Okay? So ipasako po natin lahat sa Kanya. Kung ang buhay natin ay parang bahay, papasukin natin siya hindi lang sa sala kung saan maganda. Papasukin natin siya kahit sa kwarto natin na makalat, ang daming dumi, papasukin natin ang Panginoon doon. Paayos natin lahat sa Kanya. Okay? So yun lang po. I hope and I pray na meron po tayong natutunan sa ganito. Let's get our life back into order by the grace of God, by the help of God, by the His Holy Spirit na patuloy na gumagabay po sa atin. Marami pong salamat. Amen. Oh, totoo yan. Kailangan let's go back to yung magbalik tayo sa ating Panginoon. Ano? But the thing is, Pastor Norman, may mga taong nabubuhay pa rin sa mundo. No, kasi ang sabi ng Biblia, whoever loves the world kasi na is the enemy of God. Yan ang problema natin ngayon. Nakikita kasi ng mga tao yung kapaligiran, yung katulad ng mga magagandang mga buildings, mga tanawin, mga damit. Nakakalimutan na yung obligasyon natin sa Panginoon, kagaya ng pagsisimba. Yung araw ng pangingilin dapat yung pagpapasting na lang mabibilang mo sa mga tao ngayon ang gumagawa siguro niyan. Actually ang fasting is not only biblical but it's also medical, healthy ang pagpapasting. Kaya even Jesus Christ siya rin ay nagpapasting nung nasa wilderness siya, ano? At kaya ito ay isang bagay na nagiging ano tayo, straight tayo sa buhay. And the question is, gaano kayang kaseryoso ang tao sa pagbabago ng buhay? Kung talagang gugustuhin natin. Kasi merong gano'n na, even myself, ako sa sarili ko na lang, tinatanong ko, Lord, na parang naano pa ako sa sarili ko, na naasiwa ako sa sarili ko, na hindi ako perpekto. No one is perfect. Hindi pa ako yung, kasi sabi niya, be holy for I am holy. And we are trying to be holy, pero parang kulang pa, hindi pa sapat. Kasi on the judgment day, sasabihin ng Panginoon, kailangan maging banal ka para ikaw ay masama ka sa kingdom. At ang pangalan mo ay may masusulat sa aklat ng buhay. Pero sinong makakagawa? Even we are trying our best, parang napakahirap dahil sa paligid na nakikita natin dito sa mundong ito. Pagbukas mo pa lang ng TV, ayan na, nagkakaroon ka na kagad ng temptation dyan. So napakarami. I'm just hoping and I'm praying sa akin din, para din sa akin, na lahat tayo maging sensitive tayo, na huwag tayong matulad na ginawa ng ating Panginoon, na yung mga lamesa ay tinumba niya ngayon, yung mga hayop ay pinakawalaan niya, and na parang ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Yeah, basta lang. Actually po, kung gagawin niyo ng Panginoon sa atin, ay mas maganda, kasi may tatanggalin nga po siya sa buhay natin na mga hindi po mga tama. Yung pong yung larawan po na ginawa ni Jesus doon, na pag-drive out ng mga hayop, pagtataob ng mga tables, yun din po yung larawan na pag-aalis ng o pag-cleanse ng Panginoon sa buhay po natin, dahil templo niya nga po tayo eh. At tama po yung sinasabi nyo, as long as we live dito po sa mundong ito, talagang
marami pong ano, marami pong mga temptation, distractions, distractions, temptations, ang dami pong mga ways ng kaaway para po tayo ay malayo sa Panginoon, ma-distract sa Panginoon, maalis sa Panginoon. Pero ang pangako naman po ng Lord sa atin sa 1 Peter, di ba, sabi niya doon, iingatan niya po tayo kahit hanggang doon pa po sa mga huling araw. Yung mga totoong sumasampalataya sa kanya at nagsisikap na masunod yung kanyang kalooban, iingatan po sila ng Diyos. Iingatan niya po tayo sa lahat ng aspeto. Iingatan niya po tayo sa atin pong para hindi tayo magkasala, para hindi po tayo mahulog sa bitag ng kaaway. Iingatan po tayo ng Panginoon dyan. Naniniwala po ako na ang banal na spirito, yan po ang work sa buhay natin. Upang ikip yung buhay natin na banal sa harap ng Panginoon. Okay? So, sabi po nila parang imposible nga daw na ikaw ay maging banal dito po sa lupa dahil dami pong kasalanan sa paligid, no? Pero yan po ay ano eh, yan po ang paniniwala natin sa Church of the Nazarene. We believe in holiness. Okay, holiness unto the Lord. Sa Diyos po ang holiness, at yung holiness po na yun ay talagang yun po ay naibabahagi na sa atin. Okay, kaya po tayo ay may kakayahan din mamuhay ng naayon po sa larawan ng Panginoong Jesucristo. Unti-unti, binabago tayo ng Panginoon sa ating buong buhay hanggang sa maging kalarawan po natin si Kristo. And that's the work of the Holy Spirit sa buhay natin. Inuhulman niya po tayo. Okay? Kaya siguro ngayon, sa ngayon, we're on in the process of ano, may tinatanggal pa ang Lord sa buhay natin. Ayan lang po natin, patanggal tayo sa Panginoon. Pero ang ano ko po kasi, ang iniisip ko kasi, kung ikaw ay Kristiyano na matagal ng panahon, tapos the same thing pa rin, yung problema mo nung ikaw ay unang Kristiyano hanggang ngayon, problema mo pa rin. Parang ano naman yata, di ba? Parang nasan ang changes? Nasan ang pagbabago? Walang pagbabago. Okay? Ang tagal na lang panahon. Let's say, for example, nasa 30 years. Unang taon mo, ito na yung problema mo, ito na yung struggle mo. After 30 years, yun pa rin ba? Grabe namang, walang ano, walang man lang pagbabagong nangyari sa loob ano? Ng sa loob ng 30 years. Grabe naman po. Yun. Siguro talagang kailangan natin ng totoong encounter sa Panginoon, surrender sa Panginoon ng at yun po. May mga question ka ba dyan? So far, wala naman. Pero sabi ni Lala, examine ourselves regularly and repent for all our sins. Totoo if yan. We want Jesus to dwell in our life. Kailangan merong Ayan. Ine-exam natin ang sarili oo, natin. Dapat, oo, dapat. Sabi nga ni Glenda, if Jesus is our God, our life must be in order because He is the God of order. Which is true. Umpisan mo ang pagbabago at nang mabago yung taong gusto mong mabago. Yeah, umpisa sa sarili. Sa sarili, yan. Kaya nga, ako honestly, Pastor, syempre, examine talaga natin sarili natin. Minsan, pag nararamdaman kong, mukhang mali, ganito, ganyan. So, I pray, pinagpipray ko ang sarili ko. Yun, bago ko maipagpray yung ibang tao, pinagpipray ko muna ang sarili ko. Kasi mahirap magpray para sa ibang tao na hindi mo muna nililinis yung sarili mo. Hindi po ba, Pastor? Ayun. Tama yung sabi ni Glenda. I think si Lala. Siyempre, dapat talagang ano rin natin. Linisin natin yung sarili natin. Siyempre, araw-araw naman nagkakasala. Walang hindi. Konting galaw na alam nating mali, tumingin ka lang ng mali sa kapwa mo, nagkasala ka na nung Pastor, di po ba? So, maraming bagay. So, I guess, para sa akin, kailangan pag-pray mo muna yun. Pag-pray muna natin yung mga sarili natin. Ayun. Kasi, napaka-importante yung mararamdaman mo talaga yung joy sa puso mo. Iba eh. Narandaman ko minsan yun eh. Tapos, nawala. So, I guess, meron talaga. Mararamdaman mo sa puso mo yung ibang klaseng joy. Iba yung happiness from joy. Mayroong excitement ba? Happiness is outside yan.
kaligayahang panglabas, pero iba yung joy na nanggagaling sa puso. Hmm. Ayan. Nandiyan si Sister Myrene Kwanang. Aba, si Kapitana. Gusto mong batiin yung kanyang klase. Oh, ngayon lang siya nag-check-in. Gomez. Kanina. Gomez. Yung kanilang ano to? Section Gomez. Binati ko na sila kanina. Ah, ganun. May bayad na yung pangalawa. Grabe oh, si Pastor Sister Myrene, narinig ko. Biro lang po, biro lang. And then sabi niya, ayan, Bira makapag-watch, kasabay kasi ng klase niya. Yeah, understood. I see. Ayan. Bueno, thank you Pastor Norms at so, again. And salamat po. Salamat din po sa opportunity and privilege. And thank you Pastor sa iyong message. At the same time, thank you Pastor sa suporta mo. Sa hindi sa iRadio kundi sa ating mga manonood. Yeah. Ayan. Ayan. Yes. All right. Malapit ng darating. Pray po tayo. Sige. Sige, Pastor. Yes. Tayo po yung mag-pray. Lord, salamat po muli sa oras po na ito. We thank you God sa salita mo na aming pong narinig at napag-aralan at napalayan. Panginoon, meron pa po kayong makikita ang hindi tama sa buhay namin. Lord, pakiusap po. Alisin niyo po ito. Tawarin niyo po kami sa mga gagawa po namin mga kasalanan po na hindi po tama towards our neighbors. Dalangin ko po kami ng mga buhay po namin and yung pagkikipot po sa inyo mga salita, gawa, Panginoon, ikaw po yung nakikita ng ibang tao sa amin. Yes, Lord, meron pong mga panahon, may time na may struggle. Nandiyan yung struggle talaga, Lord. But niniwala ko, Panginoon, spirit na nasa sa amin, Panginoon, is greater than the spirit who is in the world, Lord. And dalangin ko po, Panginoon, na overcome po namin lahat ng temptations, lahat ng gawa ng kaaway ni Satanas sa aming pong buhay. Lahat po ng ito ay ma-overcome po namin sa tulong at sa biyaya mo, Panginoon, na aming pong na meron po sa amin, sa aming pong buhay. Salamat po ng marami sa pagkakataong ako po ay makapagbahagi ulit ng salita mo, Panginoon. And ako po ay nagpapasalamat din sa pribilehiyong ito na binibigay niyo po sa akin upang maging daluyan din o maging daan, Panginoon, upang meron pong makarinig pa ng iyong mga salita. Of course, marami po kami. Salamat po sa mga ginagamit yung pong pastors, Lord, dito po sa iRadio na nagiging tulay o nagiging daan, Panginoon, upang makarinig po ang iyong mga anak, Panginoon. Bless niyo pong patuloy ang bawat isa, lahat po ng listeners and viewers ngayon, Panginoon. May you bless them and be with them, Panginoon. And pagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin, ano man po ang aming gagawin, Panginoon, sang-ayon po sa inyong kalooban. Tinataas ka po namin at sinasamba sapagkat ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you, Pastor Norman. Thank you po. Thank you, Pastor. Thank you din po. All right. Sige thank you, po. Bless po. God bless. Bless. Thank you. Bye. Bye-bye. Ayan, Pastor Norman Kwanan. Salita ng buhay. Ayan. Get back to your life. Yeah. Move on. Parang ganun. Balik tayo sa ating buhay. Yung straight na buhay. Hindi yung paliko-liko. Totoo yan, ano? Na simula nung naging Kristiyano tayo, ilang years na tayong Kristiyano, tanong natin sa sarili natin yan. Meron bang pagbabago na nangyari sa buhay ko? Tanong natin sa sarili natin yan. And ano yung mga pagbabago na yan? Yung mga dapat ko bang baguhin, may improvement na ba? You know? So hindi na tayo batang mga Kristiyano, mga kinakailangan daw hindi lang puro mga baby foods ang kinakain natin dahil matagal na tayong Kristiyano, solid food na kasi mga mature na tayong mga Kristiyano. Kumbaga, matatandang Kristiyano na tayo. Hindi na dapat yung mga salitang mabababaw na pinag-aaralan natin kinakailangan, madali na tayong nakakaintindi at madali nakakasunod na tayo, you know? And are we this kind of Christians? Ganito ba ang ating pagiging Kristiyano sa ngayon, sa panahon ngayon, sa mga nagdaang taon? It's up to you guys. We're just only reminding, including us, nire-remind natin ang bawat isa na ano na tayo sa ngayon.
may pagbabago ba tayo? Kailangan natin, let's get back to our life. Nung unang nakilala natin ang ating Panginoon. Di ba nung unang nakilala natin ang Panginoon, ang sarap ng feeling. Oh, yeah. Napaka-aggressive. Ako eh, nung araw na, nung unang nakilala ko ang Panginoon, sigasig kami ni Karim. At saka yung feeling, iba. And the blessing, talagang, excited. Iba yung blessing din, ano? Sunod-sunod ang blessing din. And kada meron kang mga hinihiling, andyan agad. Health, trabaho, ang dami. I mean, talagang extraordinary talaga ang Panginoon pagdating sa, pag ang relasyon mo sa Kanya talaga eh, super init. And then, until unti-unti nagbabago, lumalamig na. Ibalik po natin yung dati nating gawing init ng pagmamahal natin sa ating Panginoon nung una nating siya nakilala. Alright, thank you so much sa inyong panonood sa ating programa, sa iRadio, and we hope na na-bless po kayo sa naibigay na mensahe ni Pastor Norman. Yan. Let's get back to our life. Okay. Alright. Maraming salamat po muli. Magkikita kita tayo muli bukas at enjoy your lunch. Enjoy the rest of the day. Iba, nagla-lunch na. Sigurado. And God bless everyone. Ayan. Sana huwag kayong magsawa sa pagsama dito sa amin sa iRadio. Mm-hmm. Dahil hindi naman po kami nagsasawa sa inyo. Ayan. Ayan. Meron akong nakalimutan ano i-advertise yung kay Kim. Oh, meron kaming i-advertise na man. Yung sa anak ni Sister Oye, yung Tikim. Oh. Yun yung hindi naman negosyo kundi yung ginagawang actually kay Pastora Tiff ito, Tiffany at saka Kimberly magkapatid yung dalawang anak ni papakita ko lang sandali ito Sister Oy and Brother Toots. Ayan, masasarap po yung mga cookies ayan. Niya ayan, sayang pinopromote lang natin hindi maabot yan, pero malay nyo pag nakauwi tayo, kami magdadala at makakatikim. Yeah. Let me explain ano yung ano. Uh-oh. Itong tikim means Tiffany at saka si Kimberly. Tikim. No? So itong nakikita nyo may pagka ano yung kulay ng face nung nasa kapatid. Ito yung kapatid niya si Pastora Tiffany, ano? Uh-huh. So wala na po siya ngayon. So kaya parang ang kulay niya eh medyo ano siya, faded siya kasi yan ang ate niya na matagal ng 3 years na rin. Na ba? Oh, yeah. So yan ang gusto ng ate niya mag put up ng business na about mga cookies and ano coffee. Eh pero ang gusto ni Pastora eh yung ano libre. Para makapag-share lang siya ng makapag-share lang ng kanyang ano ng mga ng words ano message ipamimigay niya yung mga products nila kaya sabi ng mami niya ni Sister Oye ay anak hindi negosyo ang gusto mo mangyari so but anyway si Kim ang nagtutuloy nitong kanilang pangarap ng kanyang kapatid So that's it. Pinakita ko lang po sa inyo yan. And if you have the chance, sa mga taga LA, puntahan po natin yung kanyang website sa YouTube, sa Facebook, Tikim. Sabi ko nga sa kanya, maggawa siya ng mga products niya, picturean niya, tsaka yung magkano yung presyo. And so we could advertise. Ano yata? Andun sa ano, di ba? Hindi niya pinadala sa akin. Ano, di ba? Pupuntahan mo lang yung website niya. Yeah. May website siya. Yeah. Supportahan din natin yung kanilang Facebook channel. Like. Yeah. Speaking of that, at syempre, nais natin pasalamatan naman ang ating partners or sponsors for making this program possible. Yan po ang Kabipilidad. Yan po ay nasa 115 Echo Street, Corner Sanchez Street, tabi po ng Commonwealth High School Gate Number 2. And with telephone number 0906-0886-32-31, 0991-553-7781, Kabipilidad. Ang kapeng may abilidad. Sabtong kape nito pagka ano, umiinom ka nito at lalo nagba-Bible study kayo o kwento-kwentuhan. Samahan po ninyo ng mga meron silang teas,
yung mga cupcakes nila, may mga sushi na rin siya. Ewan ko kung may sashimi. I don't think may sashimi doon. Parang may nakita ko yung yeah. picture niya. Yeah. So may mga chocolate na. Cakes din sila doon. Wow. Sarap na. Perfect match sa kape. And of course, ang halam naman ninyo itong pagdating ng summer, ang Summer Sports Fest. Yan po ang Body's Place. Matatagpuan po yan sa Barangay Basdiot, Cebu. Ayan. Mayroon po silang mga deep dive, para sailing, banana boat, scuba diving. Nako, perfect po yan pagdating itong summer na ito. Hanapin lang po si Christian Badiles. At ang telephone number po niya ay 6391560738 54 para sa inyong reservations. Of course naman sa mga taga-Antipolo, hanap naman niyo ang mga nightlife dyan. Just Up in the Sky, Steaks and Grills. Dyan po sa Sumulong Highway, Antipolo, Rizal. Napakasarap po yung kanya mga breakfast, lunch, and dinners. Of course, sa gabi naman, pag dumilim na, meron silang mga singers doon, mga live band singers and KTV, yung mga sing-along during the weekends. Just Up in the Sky, Steaks and Grills. Telephone number 6391710993 07 para sa inyong reservation. Hanapin lang po si Jasmine Cadets. At sa mga taga Bellflower, Los Angeles, hanap po naman ninyo ay magandang ngiti. Dr. S.P. Claudio, the Smile Master General Cosmetic Dentistry. Ang kanyang clinic po ay nasa 10301 Artesia Boulevard, Suite 101, 90706 Bellflower, with telephone number 5629259949 para sa inyong reservation. Don't forget to click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Lagyan po naman natin ng comments, yung ating comment sections. 14,400 something ata yung ating subscribers ngayon. Purihin ng Panginoon talaga ng we're growing up. Thank you Lord. At thank you rin sa ating mga subscribers. Yes, malaki pong tulog. In the end, hayaan po ninyo, tatrabahuin ko ito. Nang makatsyempo lang talaga ako ng oras, tatrabahuin ko para makuha na natin yung ating monetary. At ipapakita po namin sa inyo in black and white, transparent po ito, na nising kong duling, wala po kami pakikinabangan dito. Sa inyo po lahat namin ihahandog sa inyo, ibibigay sa inyo ito. Dahil kayo po ay kasama ng ating programa. And of course, SMG Special Moment with God and Cobinas for Christ, hosted by Pastor Sunny and Cross Culture West Cobina, Brother Toots and Sister Oi Sarcos. And lagyan po din natin, supportahan din natin yung kanilang YouTube channel. Until tomorrow, maraming salamat po. Talagang bilis ng ating Panginoon, ang ating panahon, and then the Thursday. Ilang araw na lang. March na. March na. Abilis. Don't forget, March 12 po, magbabagong ang oras natin. At, 10 o'clock na dyan. Magiging start. 10 o'clock na. Anong oras ba sila na-start? 11. 10 o'clock na. 10 a.m. na kayo. Oh, yeah. I-announce natin yan pagka malapit na. Yes. Alright. Bali, ahead kayo dyan. So, basta i-announce namin. Okay. Alam mo, may tsaka ko na sabihin. O, sige. Baka mamaya, mapako na naman ako. Mahirap na. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po. Sumayin nyo ang ating Panginoon. Amen. Alright, God bless. Bye-bye. Bye. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Panalang na ikaw lang ang sasambahin, ligid man ay magdilim,
laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggang inibig mo ko noon paman. Sambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan. Ikaw lamang, kahit kailan. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon paman. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pumunta. Sa sambayanang Pilipino.